Naranasan mo na bang ma-inlove sa isang taong akala mo siya na talaga para sa'yo? Lahat maganda lang nakikita mo sa kanya. Sometimes you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time. Kahit sabayin mo pa ang mga taong nagmamahal at nagpalaki sa'yo. Ako si Faith. Dahil sa kabaliwan ko sa pag-ibig, nagpakasal ako kay JC. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang maalman ng asawa ko na isa lang akong ampon, hiniwalayan niya ako. Luhaan siyang umuwi ng Pilipinas at namasukan bilang tagalinis sa isang kilalang hotel. Ngunit ang tahimik niyang mundo ay biglang nagimbal. Ang CEO ng hotel na pinapasukan niya, walang iba kundi ang ex-husband niya. Paano niya ito maiiwasan kung patuloy siyang ginugulo nito at pinagpipilitang may karapatan ito sa kanya bilang asawa nito? Muli na naman bang masisilaw ang puso niya? O magmamatigas kahit sa kabila ng lahat na ito pa rin ang ibinubulong ng puso niya? Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Faith. Itinulak niya iyon ng tuluyan. Nakita niya si Tio Cardo sa loob. Sa brass bed ay may nakalatag ng pulang ball gown, mahabang guwantes at tiara. Para kanino ang mga iyon? Tio, may sasabihin ka raw sa akin? Isara mo ang pinto, Faith. Baka marinig tayo ni Zelda. Ang anak nito ang tinutukoy nito. Dadalo tayo sa isang party ngayong gabi. Ihanda mo ang sarili mo. Bakit ako, Tio? Bakit hindi si Zelda ang isama mo? Alam nito na hindi niya hilig ang pumunta sa mga parties. 18 years old ka na, Faith. Sanayin mo na ang sarili mo. Magmula ngayon madalas na kitang isasama sa mga social events. Ipapakilala kita sa mahahalagang tao. Ipapakilala? Para saan? 5 taon na siya sa Las Vegas, ngunit noon lamang ito nagpahayag, nangangaring ihirap siya sa mga importanteng personalidad doon. Not that she was interested to meet those VIPs. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit pumasok ang ideyang iyon sa isipan ng tiyuhin niya. Mag-ayos ka na, magpatulong ka kay Sila, maghihintay ako sa iyo sa ibaba. Hinila nito ang sleeve ng coat nito upang malantad ang mamahaling relo nito. 8 o'clock magsisimula ang party. Bibigyan kita ng kalahating oras para ihanda ang sarili mo. Nilagpasan na siya nito. Tatawagan sana niya ito upang maling tumutol. Mas gusto niya na mamalagi lamang sa mansyon kaysa dumalo sa party dahil siguradong mabobore lang siya. Ngunit minsan lamang siya utusan nito at alam niya na dapat niyang sundin ang nais ito kung ayaw niyang magkaroon sila ng problema. Hindi naman na sa istrikto ang tiyuhin niya sa kanya. Ngunit sa tinagal-tagal niya sa poder nito, kilala niya ito. Batid niya sa masamang magalit ito. Ilang beses na niyang nasaksihan na nagalit ito kay Zelda. Sa tingin ko, sa Pontefino del Mundo kayo pupunta na senyor. Pahayag ni Sila. Anak ito ng mayordoma sa mansyon. Lahat ng empleyado ni Tio Cardo sa mansyon nito sa Las Vegas ay pawang mga Pilipino. Nabasa ko sa dyaryo, idaraos ang selebrasyon ng kaarawan ng anak na lalaki ng kasalukuyang may-ari ng Villa Estrella. Sa pagkakaalam ko rin, kaibigan ng tiyo mong pamilya Estrella, kaya hinulaan ko na doon kayo pupunta. Ayoko sanang umalis, nahihiya lang akong tumanggi kay tiyo. Pinalo siya nito ng mahina ng hawak nitong paddle brush. Ano ka ba? Maswerte ka dahil makakapunta ka sa party na yun. Tumingala itong parang nananaginip ng gising. Matagal ko ng pangarap na makadala sa ganun kaingranding pagtitipon. Tiyak na marami makikisig na binata sa Pontefino mamaya. Hi, kung pwede nga lang sana akong sumama sa inyo. Kaso hindi welcome ang magaya kong muchacha sa okasyong yun. Paano mo nasabi na marami ako makikilalang makikisig na lalaki sa party? Panigurado puro mga banyaga ang makikita ko roon. Bakit, Faith? Hindi mo ba type ang mga banyaga? Hindi. Eh anong type mo? Pilipino? Siguro. Hindi niya direktang masagot ang tanong dahil sa totoo lamang. Kahit kailan na hindi pa nito alam kung sa Pilipino nga ba siya posible magkagusto. At di pa niya naranasan magkagusto sa isang partikular na lalaki. Sa edad niyang 18, tila hindi ka panipaniwala na wala pa kahit isang lalaki ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ngunit yun ang katotohanan. Ang labo mo naman, sarili mo na nga hindi mo pa alam kung anong hinahanap mo. Tumingin to sa orasan na nakapatong sa dresser. Kailangan na nating bilisan, baka magalit sa senyor kapag binaghintay mo siya sa ibaba. Ipinusod nito ang buhok niya. Maingat na sinuksok nito roon ang tiara. Nang matapos sila ay tumayo siya sa harap nito. Ayan, ang ganda-ganda mo, Faith. Bagay sa iyong damit mo. Naging kamukha mo sa Cinderella. Puri nito sa kanya. Bago sumapit ang 8 ng gabi, sakay na si Faith na isang puting limousine. Magkatabi sila ni Tio Cardo.
Tahimik lamang siya dahil iniisip niya kung paano siya makikihilabilo mamaya sa mga taong hindi niya kilala. Are you nervous, Faith? Tanong nito maya-maya. A little. Huwag kang nervyusin. Everything will be alright. Baka kasi may magawa akong mali at mapahiya ka ng dahil sa akin. Bilang ampon nito, responsibilidad niyang hindi bigyan ito ng bagay na makakadisgrace sa pangalan at reputasyon nito. Para hindi ka magkamali, bago ka pumasok ng Pontifino, isipin mo na isa kang prinsesa, ang pinakamahalagang babaeng guest sa party. Once you have set your mind that you are a princess, you will start acting like one. Naturally, you will impress everyone, Faith, especially the bachelors. Tumaas ang mga kilay niya. Hindi niya hinahangad na humanga sa kanya ang kahit sino, lalo na mga bachelors. Pero bakit nagbitiw ng ganoong salita si Tio Cardo na para bang yun mismo ang naas na mangyari nito mamaya sa party? Sa halip na pag-isipan ang sinabi nito, tumingin na lamang siya sa labas ng bintana. Nadaraanan nila mga sikat na hotels at casino ng Las Vegas. Nakakatawag ng atensyon ng mga ilaw ng mga iyon na nagbibigay liwanag sa syudad. May isa akong hihilingin sa iyo, Faith. Bumaling siya kay Tio Cardo. Ano yun, Tio? Start calling me Daddy from now on. Kumunot ang noo niya. Bakit? Ayaw mo ba ako maging Daddy? Hindi sa ganon, Tio. Huwag mo na uli akong tatawaging Tio. Kinuha nitong isang kamay niya. 5 years na kitang inaalagaan, Faith. Gusto ko marinig na tinatawag mo akong Daddy. Ituring mo ako bilang iyong ama. Okay, Daddy. It felt weird saying the word again. 5 taon na nakakalipas mula nang mamatay ang taong tinatawag kong Daddy. Sinama nito ang aking mommy. She was only 13 then and it was the darkest year of her life. Katulad ng sinasaad ng pangalan ng Pontifino Estrella, isang malaki at grandiosong residence iyon. Matagal na yung iginawa upang maging isang hotel. Sa lobby pa lamang napakarami ng tao, iba-ibang nasyonalidad. Bumalik ang nervous ni Faith na makita niya mga tao roon. Relax, princess. Ngumiti siya dahil sa pagpapaalan ni Tio Cardo sa kanya. Nang papel na gagampanan niya yan sa ngayon daw ay humanga sa kanya mga panauhin. Well, why not follow her uncle's advice? Totally naroon na siya at obligado siya na huwag itong ipahiya. Isa pa akma ang kanyang kasuotan para sa isang tunay na prinsesa. She held her a little higher. Nilagpasan nila ang lobby at tumiretso sa grand volume na pagdarausan ng party. Inilibot niya ang kanyang tingin. Wala siyang nakikilala ni isa man sa mga panauhin. Kung si Zelda ang naroon, natitiyak na ang mamumukha nito ang mga taong iyon. Mahilig itong pumunta sa mga social gatherings. Halos gabi-gabi na nga lang ito nagpa-party sa kung saan-saan. Faith, tawag ni Tio Cardo dahil naiiwan na siya nito. Nalibang siya masyado sa pag-oobserba sa paligid. Sorry, Tio. Kuminto ito sa paglalakad. It's Daddy. You should never call me Tio again, Faith. Sorry, Daddy. Dugtong niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at tulad ng isang lehitimong prinsesa ay ineskortehan siya nito. Binigyan ni Jason ng ngiti ang mga taong kasama niya. The one he would usually give them while they were playing a card game. Kani-kanina lang nasa kasino sila at nanalo siya ng malaki. Nang sumunod na sandali, nasa Pontifino naman siya. Demensua? Sendomi Monsur, wika ni Francisco, ang gambling companion niya sa mga kasama nila. Pagkatapos ay bumulong ito sa kanya. Hindi yata natutulog ang mga taong to. 48 hours ng gising pero nagyayana namang magsugal. Desidido silang makabawi sa'yo. Pagbibigyan ko sila pagkatapos ng sadya natin dito. In the meantime, aliwin mo na muna sila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakapasok dito. Hindi sila nagpunta ng Pontifino para makiparty. Ang totoong pakay niya ay ang mga babaeng naroon. Social gatherings like that one was a good venue to search for a wife. Matagal-tagal na rin siya sa Vegas at dahil wala pa sa kanyang planong magbalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon, naisip niyang bakit di ba niya asikasuhin ang pag-aanap ng mapapangasawa. Nang marinig niya tungkol sa pagtitipo na iyon, hindi siya rin dalawang isip na hiyain si Francisco na magpunta roon kahit wala silang imbitasyon. Napakasimple ng ginawa nila para makapasok. Pagkatapos niyang manalo kanina sa huling card game, nagpaalam siya sa mga kalaro niyang pupunta sila sa Pontifino. Dahil mga talunan sa sugal, hindi siya basta-basta pakakawalan ng mga ito. Nagsisamahan ng mga ito bagamat ang una ay walang planong dumalo sa pagtitipon, kahit na may natanggap na imbitasyon. And he knew that. Nang makarating sila sa Pontifino, nagkumali sila ng Francisco na naiwan ang kanila mga imbitasyon. The party coordinator let them in without bothering to check their names in the guest list.
because they were in the company of these big-time gamblers in Vegas. Sa halip na i-entertain ng mga kasama nila, mas interesado si Francis kung bigyan siya ng impormasyon tungkol sa ilang mga babaeng panauhin. Nakikita mong matangkad na babaeng yon na naka-Venus-inspired gown? Siya si Agatha Garcia. She is a half-Greek, half-Spanish. Common ang Garcia sa bansa natin pero bigatin ang pamilya niya sa Madrid. Nagpupunta lang siya sa US para makapagsosyalan. Ganun sila kayaman. Venus-inspired gown? How did you know that? I wouldn't be able to tell the difference between Agatha's dress and the clothes of all the other female guests in this room. Except maybe for the color. Magkakatulad ang estilo ng mga babaeng naroon. Pawang mga hapit sa katawan at malalarim ang neckline. He found the fashion style too matured and unexciting. Wala nang iniwan iyon sa imahinasyon ng kagaya niyang lalaki. He could easily tell who had firm or sagging breast. Nagmasid-masid pa siya hanggang sa may makapukaw ng kanyang interes. Sinong babaeng yon, Cisco? The one wearing a red ball gown? I don't know, man. Ngayon ko lang siya nakita. Pero kinala kong kasama niya. Posibleng siya nag-iisang anak ng babae ni Cardo Escudero. Filipino businessman sa Vegas si Cardo. He is not as wealthy as Agatha's family but wealthy enough. Tinignan nito ang mukha niya. Para saan ang ngiting yan? No, no, don't tell me. Why not, Cisco? She is too young for you. Hinagod niya ng tingin ng babae. Indeed, she looked young. She could be 17 or 18, still fresh and innocent. Kabaliktaran ito lahat ng babaeng naroon. Sa kasuotan at ayos ng buhok nito ay parang sa Cinderella ito na hinahanap ang prinsipe nito. I don't care. She will be my wife. Deklara niya. Nakakalibang din pala magpunta sa ganitong pagtitipon. Nais sa loob ni Faith. Ang akala niya mabuborsa sa party. Ngunit na-entertain naman siya ng mga bagay na nakikita niya sa grand volume. Tulad ng mga palamuti, iba-ibang klase ng pagkaing napaka-artistic ng presentasyon, designer clothes at alahas ng mga bisita. Sinundan niya si Tio Cardo nang lumapit at makipagpalitan ito ng pleasantries sa anak na may-ari ng Pontifino. Sa kanyang palagay, nasa pagitan ng 20 at 25 ang edad nito. Hinawakan siya ni Tio Cardo sa bewang at ipinresenta sa may kaarawan. Permet se le presente mia filia, Fatima? Eksperto ito sa maraming lingwahe dahil na rin sa isang negosyante ito at madalas bumiyahe sa iba't ibang bansa. Buonasera, come stai? Wika niya sa batang Italiano. Giotto, senyora. Hinalikan ito ang likod ng kanyang kamay. May pinag-usapan si Tio Cardo at Giotto na hindi siya naintindihan. Limang Italian faces lamang alam niya. Nilibot uli niya ang paningin sa ballroom. May namataan siyang lalaki na nakahalubilo sa isang grupo ng mga bisita. Nakakaagaw ang kasuotan nito na hindi akma sa okasyon. Gray turtleneck na napapatungan ng lumang trench coat, trousers at lumang boots. Paano ito nakapasok dito sa ganoong kasuotan? Lumukso ang kanyang puso nang mapansin niyang pinagmamastan siya nito tulad ng kanyang ginagawa rito. There was an amused smile on his lips. Siguro natatawa siya sa akin dahil sa pinakita kong interes sa kakaibang suot niya. Binigyan niya ito ng apologetic nod pagkatapos ay tinuon uli ang tensyon kina Tio Cardo at Giotto. Ngunit kahit di niya titigan ang lalaking pinag-aralan niya kanina na may pakiramdam siya na pinapanood pa rin siya nito. Sino kaya ang lalaking yun? Negosyante rin kaya siya tulad ni Tio? Hindi, wala sa itsura niya. Hindi niya napigilan ang sariling lingunin uli ito. Palapit ito sa kanila. Kumabog ang kanyang dibdib. Miss Susie, senyora y senyori? Anito. Kumarap siya ng mamasdan ito sa malapitan. Bumagal ang tibok ng kanyang puso. Napakagandang lalaki at napakatangkad pala nito. Mas mataas ito kaysa kay Giotto samantalang mataas ng Italiano sa height itong 6 feet 2 inches. Pangahan ito, matangos ang ilong, sensual ang mga labi at may malalim na hiwa sa baba. Sono Filipino, wika nito. Filipino? Sambit niya. Maaring kaya ang sinabi nito ay isang Filipino ito? Filipino rin kami, ng daddy ko. Si, Loso, wika nito sa kanya. Ngumiti ito nang umiling siya. You don't speak Italian? Hindi rin ako nakakaintindi ng Italian kaya hindi ko alam kung anong sinabi mo. Nahihiyang wika niya. Hindi niya alam kung bakit pero nakoconscious siya sa atensyon nito, ngunit masaya rin naman siya habang kausap ito. Si, Loso, it means, yes, I know. Anong pangalan mo? Tanong ni Tio Cardo na tila hindi nagustuhan ang pag-intrude ng lalaki. JC Del Mundo, how come I've never heard your name before? What is your business in Vegas?
Nothing. Dahil sa isanigot ni JC, nalungi dito na gusto ni Tio Cardo. Sumama ang mukha ng Tio Hiniya. Bon compleanno. Bati ni JC kay Giotto. Grazie. Tugon ng Italiano na tila pinagtakhan din to kung paano napakapasok si JC sa party nito. Babalikan ko na mga kasama ko. Wika ni JC. Sa kanya ito nakatingin. Ciao, senyora. Ciao. Hinabol pa niya ito ng tingin ng tumalikod at maglakad ito. Faith, huwag mong pag-aksihan ng panahon ng ganong klaseng tao. Wika ni Tio Cardo. Hinawakan siya nito sa balikat at iniharap siya kay Giotto. Maraming nais malaman si Giotto tungkol sa iyo. Kausapin mo siya. Hindi naman ako marunong mag-Italian, ti... Daddy. That's what I'm here for. Para maging translator ninyo. Napilitan siya makipag-usap kay Giotto. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon na mukha ni JC Del Mundo. Buong gabing sinusundan ang tingin ni Reed si Faith at ang ama nito. Hindi nakaligtas sa kaninang pag-uusap sila na hindi siya gusto ni Cardo. But it did not matter. As long as makuha niya ang loob ng anak nito, wala na siyang poproblemahin. Tumaas ang sulok ng mga labi niya habang pinagmamasdan si Faith. She was a very lovely young woman. When he looked into her eyes, he saw his future. He imagined her waiting for him at home, supporting him and cheering him in his successes. Mapapasa kanya ito. Sisiguruduhin niya iyon. Nakita niyang iniwan ni Cardo si Faith. Tinapik siya ni Francisco. Dito ka muna. Saan ka pupunta? Susundan ko si Cardo. Gusto niyang malaman kung matatagalan ito o makagawa siya ng paraan para mamalapitan si Faith. Lumabas si Cardo ng grand volume. May kausap na sa cellphone habang naglalakad ito. French ang lengguaheng ginagamit ito. Nakakapagsalit at nakakaintindi siya ng French dahil sa mga Pranses na madalas sa kalaro niya sa kasino. Hinarang si Cardo ng lalakad na empleyada ng Pontefino del Mundo. I need a cab for my daughter. Naglabas ito ng $100 bill. What is the name of your daughter, sir? Faith. Nagkubli siya sa isang pose na bumalik si Ricardo sa grand ballroom. Hinabol niyang lalaking kausap ito kanina. Kumuha siya ng $500 sa wallet niya. What is this for, sir? Nagtatakang tanong nito. Don't call that cab. I will take Miss Faith home. Nakangiting ibinulsa nito ang binigay niya. No problem, sir. Magalang na wika nito. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Francisco. Magkita tayo mamaya sa lobby. Tapos na ang party. Hinihintay na lamang ni Faith ang pagbabalik ni Tio Cardo. Lumabas ito nang may natanggap itong private call. Faith! Tawag nito sa kanya nang dumating ito. Listen, may pupunta na ko na mahalaga. Hindi tayo sabay uuwi. Daddy? Di pa rin talaga siya masanay-sanay na tawagin itong daddy. Kaya palagi siya nagkakamali. Hindi. Hindi tayo sabay uuwi. Kailangan kong gamitin ang limousine. May inutusan na ako para ikuha ka ng taxi. Makakauwi ka ba mag-isa? Kabisado niya ang Las Vegas. Ang inaalala niya ay masyado ng gabi para mag-commute siya mag-isa. Ganun pa man napilitan siyang pumayag dahil wala naman siyang mapipilian. Buwaba sila ni Tio Cardo sa lobby. Paglabas sila ng Pontefino del Mundo, huminto sa tapat nilang limousine na sinakyan nila kanina. I will go now. Hintayin mo ang taxi yung pinatawag ko para sa iyo. Bili nito bago ito sumakay sa likuran ng limousine. Kasalukuyang palabas sa mga bisita sa Pontefino del Mundo. Hindi niya matukoy kung sino inutusan ni Tio Cardo na itawag siya na masasakyan. Maglalabing minuto na siya nakatayo ngunit wala pa rin lumalapit sa kanya. Lumingon siya sa lobby upang alamin kung may mga tao pa roon. Tila lumundag naman ang puso niya na makita si Reed Benaventura na naglalakad. May kasabay ito na isang lalaki. Binalik niya ang tingin sa kanyang harap ngunit aware siya sa presensya ni JC. Naramdaman niyang nasa likuran na niya ito. Nag-iisa ka yata. Nilingon niya ito para lamang lalo magwala ang puso niya nang masilayan ang mukha nito. Katabi nitong lalaking kasama nito na matamang siyang pinagmamasdan. Nauna si... ang daddy ko sa akin. Aniya, kumulot ang noon ito. Sino maghahatid sa iyo? Magta-taxi ako. Sisko, mauna ka na. Anit to sa kasama. Basta siguraduhin mong susunod ka sa akin, JC. Hindi siya makatingin kay JC na maiwan silang dalawa. Hindi pa siya naging ganun ka-conscious sa presensya ng isang lalaki. Hinawin niya ang dalili ang inang hibla ng buhok niya na naliligaw sa kanyang mukha. It is not safe for you to travel alone at this hour. Wika nito. Alam ko, may mahalagang pinuntahan si daddy. Ipinasok nito ang kamay sa bulsa ng trench coat nito. Gusto sana kitang ihatid sa bahay niyo pero ginamit ni Sisko ang sasakyan.
Sasama na lang sila sa taxi kung papayag ka. Okay lang. Hindi basta-basta nakakapasok ang mga taxi cabs dito. Sa labas tayo mag-abang. Pumayag siya sa suggestion nito. Nagtataka siya sa kanyang sarili kung bakit nagtiwala siyang sumama rito, gayong ng gabing yun lamang niya nakilala ito. Di naman siya mukhang masamang tao, katwiran niya. Hindi mo ba sinasabi sa akin ang pangalan mo? Wika nito habang naglalakad sila. Zelda Escudero. Nag-iisang anak ni Cardo Escudero? Hindi, dalawa kami. Mali pa lang balita na karating sa akin. How come you don't speak Italian? With your background, apat o lima dapat ang lingwahe na alam mo. Nag-aral ng European languages ang kapatid ko. Pero hindi ako kasinsipag na mag-aral. Hindi ko hilig dumala sa ganitong parties kaya wala akong pagagamitan matutuman ako. Nag-aaral ka pa? Graduating sa high school. Napakabata mo pa pala talaga. How old are you? 18. Tawagin mo na lang akong Faith. Faith? I like that better. I am 30, Faith. Kanina pa niya na hula ang naglalaro sa 30 hanggang 32 ang edad nito. Sa kabila ng malalaking agwat sa edad nila, di pa rin maiwasan ang pag-usbong na paghanga niya para dito. Para sa kanya, si Jason Del Mundo ang pinaka-interesanteng taong nakilala niya. Nakakaparahuyo ang personalidad nito. Ano ang trabaho mo? Dito ka rin ba nakatira? Tanong niya. Wala akong trabaho sa Vegas. Nagbabakasyon lamang ako. Kung totoong sinabi nito nagbabakasyon lamang ito sa Las Vegas, bakit mukhang gamit na gamit na mga damit nito? Sa katunayan, nag-iiba na nga ang kulay ng boots nito. Hindi naman ganoon ang mga damit na karaniwang sinusot ng mga tao sa Pilipinas. Ano ang relasyon niyo ni Gio Del Mundo? Tanong nito. Si Gio? Wala. Kung hindi mo siya kasintahan, siya marahil ang lalaking papakasan sa iyo ni Cardo balang araw. Hindi totoo yan. Ako lamang makakapagsabi kung sinong pakakasalan ko. Maraing wika niya. May sarili kang desisyon. Maganda yan. Wika nito at tila nasiyahan sa sagot niya. I know you're only 18, pero sumagi na ba sa isip mong pag-aasawa, Faith? Bakit mo'y tinatanong? Because I am already 30. I want to get married this year. It occurred to me when I saw you in the party that I wanted to be my wife. Sa sobrang pagkagulat niya sa tinuro nito, tumigil siya sa paglalakad. He touched his hand gently to her cheek and made her look at him. Naghatid yun sa kanya ng sensasyong maihahalin tulad sa pagkakaground sa kuryente. You look surprised. Ngayon ka pa lamang ba nakatanggap ng marriage proposal? Oo. He smiled kindly. Hindi ko naman mamadaliin ang sagot mo, Faith. Bibigyan kita ng panahon pag-iisipan ng marriage proposal ko. His fingertips were caressing her face ever so lightly. Pero umaasa ako na papayag ka. Habang nakasakay sila sa taxi cab, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Faith ang marriage proposal ni Jace. Hindi siya makapaniwala na makita siya nito, ay naramdaman na ganito siya mabaing nais pakasalan at makasama habang buhay. Flattered at natutuwa siya dahil sa dinami namin babae sa Pontefino del Mundo, siya ang nakapukaw na atensyon nito. Yung lalaking kasama mo kanina, sino siya? Tanong niya rito. Si Cisco? Kaibigan ko. Nagbabakasyon din ba siya sa Las Vegas? Tumango ito. Nakatingin ito sa mukha niya. Ibinaba nito ang braso nito na nakapatong sa itaas ng fox leather seat. Delikat nito ang kamay nito sa kanyang pisngi. So soft, like velvet. Bumaba ang kamay nito at lumapit sa kanyang mga labi. Parang nahipnotismong nakatingin lamang siya rito. Bakit ganoon ang nararamdaman niya? Sa pakiwari niya, hindi lamang ng gabing iyon nakilala si JC, kundi matagal na panahon na. The taxi cab halted, breaking the spell. Tumingin siya sa labas at tanaw ang mansyon ni Tio Cardo. Dito na ako bababa. Hinawakan siya nito sa braso upang pigilan siya. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Naalala ko lang na hindi ako gusto ng daddy mo. I'm almost certain that he will not allow me to see you. Sumama ka na lang sa akin. Saan? Sa apartment ko. It's either we will elope or we will not see each other again. That is the reality, Faith. Hindi siya makapagpasya kung sasama ba siya rito o hindi. Ngunit tama naman ito. Posibleng humadlang si Tio Cardo sa kanilang dalawa. Natatakot siya na maisip na baka hindi na sila magkita na pagkatapos ng gabing yun. She had never met a man who affected her like Tracy did. And she doubted it if there would be another man who could. Sasama na lang ako sa iyo. Kumislap sa kasiyahan ng mga mata nito. Hindi ka magsisisi, Faith. Aalagaan kita. Hindi kita sasaktan. If it were possible to fall in love with someone in the span of a night,
she would bravely say she loved this man. Batid ni Faith kung ano lamang si Tracy, kaya hindi na siya umasa maganda ang tinutuloyan nito. Nilunok niya ang mapait na likidong umakit sa lalamunan niya nang bumasok ang taxi cab sa isang distrito na Las Vegas na hindi tatangkaing puntahan ng kahit sino sa mga schoolmates niya. Kahit ang taxi driver nag-alangan ihatid sa laroon kung hindi lang ito sinuhulan ni Tracy na malaking halaga. It looked as though the US government had forgotten this place. Sira-sira ang mga kalsada at madilim dahil basag ang mga ilaw sa mga poste. Muntik pa siyang mapasigaw na may humarang sa kanilang African-American. May hawak na baril to. Ibinaba ni Tracy ang salamin sa gawa nito at sinisigawan ng African-American. Hey Will, it's alright man, it's just us. Yun lang at umalis ng African-American at naglaho sa dilim. Mga lumang apartment buildings ang nasa kaloob-looban ng kalye na iyon. Pinahinto na Tracy ang taxi cab sa tapat na isang dilapidated na gusali. Binayaran ito ang driver at inassure iyon na wala nang hahanang dito dahil alam na mga tao sa dilim na ito ang nakasakay roon kanina lang. Inalalayan siya ni Tracy sa pagbaba. Kip-kip niyang lilayan ang kanyang ball gown habang naglalakad upang hindi yun sumayad sa maruming aspalto. Limang palapag ang gusali. Nasa ikalawang palapag ang apartment unit ito. This is where I live. It is not fancy but it's better than sleeping in the street. May kasama ka ba rito? Nilibot niyang paningin. Kahit binuksan ito ang halogen bulb, ay parang madilim pa rin. The place was also dusty and it lacked air. Mag-isa lang ako rito. Sa ibang lugar nakatira si Cisco. Akala ko ba nagbabakasyon ka rito? Wala ka bang kakilala kung mag-anak sa Las Vegas? Wala, maupo ka. Hinila nito ang isang stool. Hinuman nito ang trench coat at sinabit niyon sa hook sa may pinto. May nadama siyang awa para dito. Namumuhay itong mag-isa sa madilim at maraming apartment na iyon. Nakakasiguro siya na hindi ito nagbabakasyon lamang sa Las Vegas. Probably he was an illegal migrant. Umikot sa JC. Tilingnan nito ang suot niya. You need to change. Kumuha ito ng damit sa cabinet nito at inabot iyon sa kanya. The bathroom is over there. Kinuha niyang damit ito at pumasok siya sa banyo. Isinara niya ang pinto. Huminga siya ng sunod-sunod at binalikan ang ginawa niyang pagpayag na sumama kay JC sa apartment nito. She would say it was the most reckless thing she had ever done in her entire life. But I want to be with him. Dahil sa kagustuhan niyang iyon, ayaw niyang pag-isipan pa kung tamang kanyang ginawa. All that mattered was that it was that she wanted. She could never be wrong if she followed her heart. Hinubad niya ang ball gown at tinupi iyon. Ibinatong niya iyon sa ibabaw ng toilet tank. Sinuot niya ang damit ni JC. It was a white button-down shirt. Lagpas sa mga kamay niya ang sleeves at halos umabot sa mga tuhod niya ang laylayan niyon. Hindi na niya kailangan pa ng pangibaba. Naabutan niya si Jason sinisilip ang laman ng fridge. May sumili ng ngiti sa mga labi nito na makita siya na suot ang damit ito. Alam mo ba na ngayon lang may tumapak na babae sa apartment na to? Anong ginagawa mo? Iniba niyang paksa dahil kinakaban siya sa ideya na doon na siya titira kasama ito. Nagtanan sila kaya tama lamang na pagpalagay na may maunawaan sila. At kung pareho silang titira sa apartment nito, para nagsasama na rin sila. Tinitingnan ko kung meron ako mayahanda para sa'yo, pero wala na palang pagkain dito. Hindi naman ako nagugutom. Are you sure? Isinara nito ang fridge nang tumango siya. Mamimili na lang ako bukas sa supermarket para may pagkain tayo. Ako na lang kaya? Hindi ka maaaring lumabas dito ng basta-basta. Hindi sa tinatakot kita pero nakita mo naman kanina, hindi ba? Maraming tao rito nagtatago sa dilim. Sino sila? Ex-convicts, delinquents, neurotics. Pero wala kang dapat ikatakot. Hindi ka nila masasaktan as long as kasama mo ko. Itinaas ito ang kamay at tinaplos ang kanyang pisngi. Umatras siya palayo. Dito. What's wrong? Wala. Maging siya ay nagtataka sa sarili niya. Sumama na siya rito at lahat pero bakit natatakot pa siya rito? You're scared of me, he said as a matter of factly. Huwag kang matakot sa akin, Faith. Hindi kita sasaktan na pipiliting gawin ang isang bagay na hindi mo gusto, okay? Tumango siya. Kahit papaanay na panatag siya sa sinabi nito. She loved him but she was still not comfortable with the idea of sleeping with him. Hindi kailangan ng puso niya na mahabang panahon para tanggapin to. Pero iba ang kaso ng katawan niya. It still needed time to be acquainted with JC. May isang kwarto rito. Matulog ka na ron dahil gabing-gabi na. Papaano ka? Sanay ako matulog sa sofa. Upang ipakita sa kanya ang punto nito, lumapit ito sa sofa at nahiga roon.
Pinatong nito ang braso sa loon nito at pumikit. Good night, Faith. Good night. Humakbang siya patungo sa salid, ngunit natigilan na magsalita ulit ito. I'm happy you're here, Faith. So happy. Ako rin. Masaya ako makakasama kita araw-araw. Di na muna niya sinabi rito ang mga salitang iyon. Batid niya na kailangan pa niyang tanggalin ang pagkailang niya rito bago niya masabi sa lalaki ang lahat ng laman ng puso at isip niya. Kapag nakasama na kita na matagal, kapag di ka na isang estranghero sa akin, siguro'y masasabi ko na sa iyong mahal kita. At yun ang dahilan kung bakit sumama ako sa iyo. Alalang-alala si Faith kay JC. Mahigit 24 oras sa itong wala sa apartment. Bandang alas 9 na nagdaang gabi, lumabas siya ng silid upang magbanyo. Ang akala niya natutulog ito pero hindi niya nakita ito sa may sofa. Ipinagpalagay niyang naninigarilyo ito sa labas. Bumalik siya ng silid upang ituloy ang pagtulog niya. Na magising siya kaninang umaga ay wala pa rin ito sa sofa. Hinanap niya ito sa buong apartment sa pag-aakalang nauna itong bumangon sa kanya pero hindi niya nakita ito. May kaunti mang agam-agam sa kanyang dibdib ay muli siya nagpalagay na maaaring gumising ito at may pinuntahan sa labas. Hinintay niya ito. Mag-aalas 10 na ng gabi pero hindi pa rin ito dumarating. Kabado na siya. Baka may nangyari ng masama rito. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito bumabalik sa kanyang apartment kung wala nangyaring hindi maganda rito? Diyos ko, huwag niyo pong itulot na may masamang mangyari kay JC. Hindi niya alam ang gagawin niya kapag napahamak ito. Baka hindi niya kayanin. Isang linggo pa lamang nakakaraan magmula na makilala niya ito sa Pontefino del Mundo. Pero hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Palakad-lakad siya sa apartment. Pagkalipas ng kalahating oras, ipinasyano niyang hanapin si JC. Kinuha niya ang kanyang coat sa silid. Binuksan niya ang pinto ngunit tag-alangan siyang humakbang. Kabilin-bilin na ni JC na huwag siyang lalabas ng apartment, lalo na kung gabi dahil maaari raw siya mapahamak. Bagaman kakilala nito ang ilan sa mga tao sa dilim sa distritong iyon, meron pa rin sa mga iyon na hindi kumikilala ng kahit na sino. Mananakit at papatay raw ang mga taong iyon kung kailan magustuhan. Itunulak niya pa sa rampinto at naupo sa may sofa. Napakamiserable ng pakiramdam niya. Posibleng may nangyari na masama kay JC pero wala siya magawa kundi ang maghintay. Namalayan niyang may luhang umaagos mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang minutong lumipas nang marinig niya ang pag-click ng lock ng pinto. JC! Halos lumipad siya patungo sa may pintuan na makita niyang nakatayo ito roon. Niyakap niya ito na mahigpit. Bakit gising ka pa? Ginamit itong paa upang itulak pa sa rampinto. Hinihintay kita. Saan ka ba galing? Kagabi ka pa nawawala. Of course not. Dito ko natulog kagabi. Magkasabay pa nga tayong natulog, hindi ba? Kumala siya rito, tinignan ang mukha nito. May pakiramdam siya na nagsisinungaling ito. Talagang hindi ito rin nagpalipas ng gabi. Hinintay lamang marahil itong pumasok siya sa silid bago ito umalis. Saan ka galing, JC? Bakit ngayon ka lang? Tanong ulit niya. Sa 7 araw na pamamalagi niya roon, noon lamang ito nang wala ng ganoon katagal. Sinamahan ko si Kiko sa isang lugar. I'm sorry kung nag-alala ka. Ang sabi kasi ni Kiko makakabalik kami bago magtanghali. Pero ayaw kami paalisin kaagad ng mga tao sa pinuntahan namin. Iniabot ito sa kanya ang hawak nitong paper bag. Ibinili kita ng mga bagong damit. Lumapit ito sa fridge upang kumuha ng maiinom. Kumain ka na? Hindi pa. Bakit ginugutom mo ang sarili mo? Next time, don't worry yourself too much kapag nasa labas ako. Wala mangyayaring masama sa akin. Let me see, ano bang pwedeng mailuto rito? Ako na lang maghahanda ng dinner. Inilapag niya sa sofa ang paper bag at pinaalis ito sa harap ng fridge. Magpahinga ka na lang, ako na lang bahala magluto. Sigurado ka? Oo. Hinalikan siya nito ng mabilis sa pisngi bago ito umalis. Mula nang tumira siya roon ay panay ang panakaw ng halik na binibigay nito sa kanya. Okay lang ba sa'yo ang pasta? I love pasta! Tugon nito buhat sa silid. Nagbibihis marahil ito. Pumapasok lamang ito roon kapag may nagawa siya sa labas. 11 o'clock na sila nag-dinner. Hindi ka ba hinahanap ng daddy mo? Tanong ni JC. Ang sabi sa akin ni Lucila, nagpunta si daddy sa France pagkatapos ng party sa Pontefino del Mundo. Hindi pa siguro siya nakaka-uwi kaya hindi pa niya alam na wala ako roon. Wala nagbalita sa daddy mo na wala ka sa bahay niyo? Busy siyang tao. Hindi siya basta-basta nakakausap ng mga maids. Nasabi na niya kay Lucila sa telepono ang ginawa niyang pakikipagtanan. Pinagalitan siya nito. Pinilit siya nitong bumalik sa mansyon hanggat di pa nakaka-uwi si Tio Cardo. Pero wala na siyang plano na bumalik pa doon.
Kontento na siya sa piling nito. Kahit ang buhay niya ngayon ay malayo sa estado ng buhay niya noong nasa poder pa siya ng tiyuhin. How about your sister? Si Zelda? Hindi kami nag-uusap. May gap ba kayo ng kapatid mo? Parang ganun. Mulat sa Paul, hindi siya gusto ni Zelda. Hindi din pinsan ang turing nito sa kanya kundi isang sampit sa pamamahay ng mga ito. Sumandal ito sa upuan na matapos itong kumain. Dalawang plato ng pasta ang naubos ito. Dapat na pala tayo maikasal bago pa bumalik ang daddy mo. Baka gumawa pa siya ng paraan para paghiwalayin tayo. He was looking at her intently, as if asking for her opinion. Ang gusto ko sana'y makausap muna siya. Halatang tutol ito sa nais niya mangyari. Para saan pa? Sigurado namang hindi siya papayag. Kahit hindi niya ibigay ang blessing niya, at least maipaalam ko man lang sa kanya bilang respeto. May utang na loob siya kay Dio Takardo. Hindi ba niya masabi na itong taong nag-alaga sa kanya dahil mas madalas wala ito sa tabi niya? Ito pa rin ang kumukup sa kanya nang maulila siya. Binigyan siya nito ng mubong na masisilungan, dinamitan at pinag-aral. Kahit tumutol siya sa kasal natin, babalikan mo ba ako rito? Paniniguro pa nito. Nang tumango siya, pumayag na rin to. Kapag hindi ka bumalik, kikidnapin kita. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Seryoso ko. Posibleng kulong ka ni Cardo sa bahay ninyo once na malaman niyang papakasal ka sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na pasukin ang bahay ninyo para kunin ka kahit barilin pa ako ng mga tauhan niyo. Nakita niyang seryoso. Ito sa tinuran. It touched her heart. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, may taong gusto siyang makasama. She felt loved. Hindi naman siguro hahantong doon. Kung malalaman ni Daddy na isang linggo na tayo magsasama, wala na siyang pagpipilian, kundi ang ipaubaya ko sa'yo. You're right. Isang linggo na nga mula nang dalhin kita rito. Nasa mga mata nito ang karugtong ng tinuran nito. 1 week and yet he had not touched her, hadn't made love to her. Ang akala niya ay hindi iyon isang problema para rito. Now she knew. She was so wrong. Nakita niya sa paraan ng paghago nito ng tingin sa kanya ang pagnanais na maangkin siya. Lumunok siya nang tumindig ito at tumayo sa likuran niya. Ipinatong nito ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Naglanda sa mga kamay nito pababa sa kanyang braso. Dinampot niya ang mga pinagkainan nila. Gabing-gabi na, bukas ko nilang huhugasan ang mga ito. Dinala niya sa lababo ang mga pinggan. Humarap siya rito. Napapikit ito habang nakatayo. Mariin ang pagkakalapat ng mga panga nito. Good night. Pumasok siya sa silid. Sunod-sunod na malalim na hininga ang pinakawalan niya. Batid niya na pinahihirapan niya si JC. Ngunit hindi pa talaga siya handa na ipagkaloob ang sarili niya rito. She wondered what could possibly be holding her back. 2 araw pa ang lumipas na makatanggap si Faith ng balita mula kay Sulcila na nakabalik na si Tio Cardo mula sa France. Hindi naman daw siya hinalap ito. Ngunit pasasan ba't makakahalata ito na wala siya sa mansyon? Lumapit siya kay JC na kinukumpo niya ang silang dishwasher upang may magamit siya. Jeans lamang ang suot ito dahil mainit sa apartment. Nakauwi na raw si Daddy. Hukaw niya sa atensyon nito. Kakausapin ko na siya. Ngayong araw na? Oo sana. Kinuha nito ang shirt nito na nakapatong sa dining table. Iyahatid kita sa inyo. Hindi na JC, ako lang mag-isang pupunta roon. Tila nagdududa ito na hindi na siya babalik. Inabot ito ang braso niya. Seryoso ko sa sinabi ko na nakarang araw, Faith. Kapag hindi ka nakalis sa bahay niyo bago gumabi, either it is your own will or your father's, one way or another hahanap ako ng paraan para mabawi ka. There is no way you will not become my wife. You are mine. Mine forever. Babalik ako, JC. Pangako. Lumuwang ang kamay nito sa kanyang braso. Gamitin mo ang sasakyan ko. Walang gagalaw sa'yo kapag yun ang ginamit mo. Kilala yun ng mga kaibigan ko. Bumaba sila ng apartment building. Ibinigay nito sa kanya ang susi ng sasakyan nito at ipinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan. Hihintayin kita. Tumango siya. Bye. Habang nagmamaneho ay hindi gaanong kinakaban si Faith sa gagawin niyang pagsasabi kay Tio Cardo na pakakasal siya kay JC. Maaring magalit ito sa simula, ngunit kumpiyansa siyang makukuha niyang blessing nito. After all, dapat pa nito ipagpasalamat na magpapakasal na siya dahil hindi siya magiging responsibilidad nito. Kinapkop man siya nito noong 13 anyos siya, kahit kailan hindi niya naramdaman dito ang pagmamahal ng isang ama. Hindi siya napapansin nito. Hindi siya tinatanong nito tungkol sa pag-aaral niya o tungkol sa mga kaibigan niya. Para lamang siyang kinuha nito sa Pilipinas na maulila siya,
pagkatapos ay inilagay nito sa mansyon nito. Tandang-tanda pa niyang araw na dumating ito sa libing ng kanyang mga magulang. Nakasuot na itim na Amerikana at shades. Walang sino man sa mga kamag-anak niya nagkakilala kung sino ito. Pagkatapos ay hatid sa huling hantungan ng mga labi ng kanyang mga magulang, nilapitan ito ng tiyas ni Leste niya. May naiwan bang mga anak ang kapatid ko at ang asawa niya? Ikaw pala ang kapatid ni Ben na nakatira sa Amerika. Mabuti't nakarating ka. Merong anak. Silenya sansya ni Tia Celeste. Siya si Faith. Kasama siya ng mga magulang sasakyan na mabunggo iyon sa truck. Faith, magbigay galang ka sa tiyo mo. Tiningnan lamang niya ito. Tiningnan din ng tiyo Cardo. Maganda siyang bata. Kamukha niyang kapatid ko. Yan din ang sinabi ng iba. Mas malaking pagkakahawig niya kay Ben. Sinong mag-aalaga sa kanya? Yan nga ang pinag-uusapan namin, kung sino mag-aampon kay Faith. Gusto mo bang magpunta sa Amerika? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Hinilas niya ni Tia Celeste sa balikat. Amerika iyon, Faith. Huwag ka nang tumanggi. Sumama ka sa tiyo mo, total naman siya ang pinakamalapit na kamag-anak mo sa panig ng iyong ama. Tutol man ang isip niya ay sumama siya kay Tio Cardo sa Amerika. Ito ang nag-asikaso ng kanya mga papeles. Mas gusto niya magpaampon sa ibang kamag-anak niya, ngunit iginiiti niya Celeste na mas maganda ang buhay na naghihintay sa kanya sa Amerika. Sa huli, tinanggap na rin niya na iyon ang kapalaran niya. Ang buong akala niya ay magkakaroon siya ng pangalawang ama sa katauhan ni Tio Cardo. Ang akala niya ay mamahalin siya nito tulad ng isang tunay na anak, kaya ito nagpresentang amponin siya. Nasira ang mga inaasahan niya pagdating niya sa Las Vegas. Bagamat hindi nakakatakot sa Tio Cardo, malamig ito sa kanya. Nagkaroon lang ng pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya nang gabing nagpunta sila sa Pontifino. Noon lang siya pinag-aksiyahan nito ng panahon. Tuloy-tuloy na kaya iyon? Hindi na siguro niya malalaman ang sagot dahil hindi na siya titira sa mansyon nito. Magpapakasal na sila at magiging masaya siya sa piling nito. All her life, that was the only thing she ever wished for, and at long last, she could be happy. Nalaman ni Faith na wala si Tio Cardo pagdating niya sa mansyon. Kaalis lang daw nito upang magpunta sa resort hotel na pagmamayari nito sa Las Vegas. Upang hindi masayang ang pagpunta niya roon, pinasya niyang hintayin makauwi ito. Hindi ka ba nabibigla lamang, Faith? Talaga bang magpapakasal ka na? Tanong ni Lucila. Totoo yun, Lucila. Pero 18 ka pa lang. Naupo siya sa gilid ng kama. Wala iyon sa edad. Sa sandaling makita mong lalaking para sa iyo, malalaman niyo ng puso mo. Ganun ang nangyari sa akin. Ano ang pangalan ng lalaking pakakasalan mo? Chase Del Mundo. Ginitian niya ito. Pilipino siya, Lucila. Naalala mo ba naging usapan natin bago kami nagpunta ni Tio sa Pontifino? Tinanong mo ako kung Pilipino ang gusto ko. Hindi kita nabigyan ng malinaw na sagot dahil hindi ko rin alam. Pagkatapos ay nakilala ko si Chase sa party. Na-attract ako sa kanya. Unang kita ko pa lamang sa kanya. Siguro subconsciously alam ko ng Pilipino siya kahit bago pa niya pinakilala ang sarili niya. Faith, baka paghanga lang nararamdaman mo sa lalaking yun. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpakasal sa kanya. Bumalik ka na rito. Buo ng desisyon ko, Lucila. Ayoko nang tumira dito. Naramdaman niya sa kanyang puso ang katotohanan sa mga binitawan niyang salita. Hindi lamang pala siya magpapakasal. Dahil mahal niya ito, kundi dahil gusto niyang makaalis sa mansyon na iyon. Nagtitiis lamang siya roon dahil wala siya ibang mapupuntahan. Pero dati yun. Ay, papaano ang pag-aaral mo? Tanong ulit nito. Titigil muna ako. Mula sa nakabukas sa pintuan ay pumasok si Zelda. Nakasuot ito ng cocktail dress. Tila kauwi lang nito mula sa isang dinalohang party. Tama ba mga narinig ko? Isasama ka ni Dani sa Pontifino del Mundo. Napatayo siya. Oo, Zelda. What? Ako ang anak niya pero bakit ikaw ang sinama niya? Namayabang ito. Totoo rin ba na ihihinto ka na sa pag-aaral dahil mag-aasawa ka na? Totoo. Tiningnan mo nga naman. Ang akala na marami kung sino kang santa santita na hindi nakakipag-date. Yun para higit pa rin ang gusto mo. Alam ba ni Daddy ito ko sa plano niyo ng lalaki mo? Sasabihin pa lamang niya kay Senyor pagdating nito mula sa... Pinukol ni Zelda na matalim na tingin sa Lucila. Kinakausap pa kita? Bakit ikaw ang sumasagot? Sorry, Senyorita. Palihim na inumun sa Lucila si Zelda. Ano, Faith? Untag ng pinsan niya. Pumunta ako rito upang magpaalam kay Tio. Hinihintay ko siya. Pumunta? Bakit? Hindi ka ba rito natutulog?
Nakatira ka na ba sa bahay ng lalaki mo? Oo, sa apartment niya na nga ako nakatira. Just an apartment? Don't tell me he is poor. Nang hindi siya sumagot, tumangot mo si Zelda. Seems like you found your perfect match. I wish you luck, Faith. Sana hindi tumutol si Daddy na magpakasal ka sa lalaking yun. Isinara ni Lucila ng malakas ang pinto pagkatapos sumaba si Zelda. Nanggigigil ito sa inis. Napakamaldita talaga ng pinsan mo yun. Imbes na pigilan ka niya, pinagtutulakan ka pa niya magpakasal. Palibhasa, matagal na niyang gustong mawala ka rito. Mangyayari ng gusto niya. Umupo ito sa kama. Malulungkot ako kapag wala ka na rito, Faith. Ikaw lang nakakausap ko rito bukod kay Mama. Isipin mo na magiging masaya ako sa piling ni JC. At sana maging masaya ka rin para sa akin, Lucila. Sabihin mo sa lalaking yun na hindi kanya dapat paiyakin, ha? Kung hindi ako makakaharap niya. Hindi mo na kailangan pagbantaan sa JC. He would never hurt me. I know he wouldn't. Gabi na, ngunit hinihintay pa rin ni Faith ang pag-uwi ni Tio Cardo. Panay ang sulyap niya sa relo habang ang nasa isip niya ay ang pinag-uusapan nila ni JC na babalik siya sa apartment nito. Sa araw ding iyon, ano man ang mangyari. Tumayo siya nang marinig niya na bumukas ang gate ng mansyon. Sa wakas ay dumating din si Tio Cardo. Inabangan niya ito sa may pintuan. Bakit gising ka pa, Faith? Hindi nito hinintay pa ang sagot niya sa tanong nito. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Tio, kakausapin sana kita. Daddy, Faith, Daddy. Umakit ito sa grand staircase. May mahalaga akong sasabihin bago ko umalis. It's already late. San ka pupunta? May usapan ba kayo ng mga classmates mo? School project? Umiling siya. Gusto ko lang pong magpakasal. Kumunot ang noon nito. Inanalisa ang sinabi niya. Kapag ko ay bumalik sa normal na ekspresyon ng mukha nito. I got it. 18 ka na kayo, naiisip mo na mag-asawa. Hindi ako tutol sa ideya mo, Faith. Pumasok tayo sa study ko, pag-usapan natin ang bagay na yan. Pagkarating nila sa study room ay pinaupo siya nito sa may sofa. Ipinato nito ang suitcase nito sa ibabaw ng desk. Hinamad muna nito ang coat nito bago uli siya binalingan. Marami akong maaaring irekomenda sa iyong binata, pero ang napipisil ko sa lahat ay si Giotto. Maswerte ka dahil gusto ka niya. Nasisiyahang sabi nito. Binuksan ko sa kanya ang posibilidad na kasalan sa pagitan ninyo, and it delighted him. Hindi po si Giyong naiisip kong pakasalan. Kumunot ang noon nito. Sino? Kilala ko ba siya? Kilala niyo siya. Nakilala niyo siya sa Pontefino del Mundo, si JC del Mundo. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ang tinutukoy mo ba ay ang Pilipinong lumapit sa atin at bumati kay Gio? Siya nga. Sumama ako sa kanya ng gabing iyon. Hindi ako rito umuwi. Na mga panahong nasa France kayo, nagsasama na kami. Dumilim ang anyo nito. Totoo ba ang lahat ng yan, Faith? Opo. Anong pumasok sa isip mo at sumama ka sa lalaking iyon? Nag-iisip ka ba? Hindi siya nag-isip dahil puso niya nagdesisyon ng gabing iyon. Kung pinag-isipan niya ang suhestyon ni JC, hindi papayag ang lohika niya na sumama rito. And it would be the biggest mistake she could have ever done in her life. Mahal ko sa JC at gusto kong pakasal sa kanya. You will not marry him. Maigting na wika nito. Papayag lang ako kung si G yung pakakasalan mo. At hindi ang isang lalaking hindi natin malalaman ang pinagmulan. Ang alam ko lang sa kanya, hindi siya mayamang tulad ko. Hindi mahalaga sa akin kung hindi mayaman si JC. Pwes sa akin, napakahalaga niyon. Dahil yun ang magsasabi ko ng uri ng tao siya. Kilala ko ang mga gaya ni JC. Isa siyang oportunista na nagpupunta sa pagtitipo ng mayayamang tao upang maghanap ng babaeng paiibigin at pagkatapos kukumbinsay na magpakasal sa kanya. Hindi ganoong tao sa JC. Makinig ka sa akin, Faith. Maraing wika nito. 50 years na ako nabubuhay sa mundo at 25 years na ako nakatira sa States. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang sinasabi ko? Kung ayaw mong masaktan, kalimutan mo lang lalaking yun. Hindi kanya totoong mahal. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi nito kilala si JC. Nasabi lang nito ang bagay na iyon dahil gusto nito na si Gio ang piliin niyang pakasalan. Ah, makabubuti lang sa iyong hangad ko, Faith. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Isang anak na ang turing ko sa iyo. Ayoko makita ka nagduru sa bandang huli. Sundin mo ko at wala kang pagsisisihan. Gagawin kong legal ang pag-ampun ko sa iyo at magiging legal na anak na kita. Sa matagal na panahon, doon lamang nabigyan ng linaw ang mga katanungan naglalaro sa kanyang isipan. Bakit siya inampun ito? Bakit niya naramdaman mula rito ang pagkalinga? Maganda siyang bata, kamukha niyang kapatid ko.
Naalala niyang sinabi nito sa kanyang tiya Celeste na magkakilala sila. Dinala siya ni Tito Cardo sa Las Vegas dahil batid nito na pagdating ng panahon ay magagamit siya nito sa kapakinabangan nito. Ipapakasal siya nito sa lalaking mapipili nito nang sa ganon ay humigpit ang taling nag-uugnay rito at sa pamilya ng lalaking iyon. Bakit hindi si Zelda ang ipakasal ito kay Gio at bakit kailangan siya pa? It was because Zelda was his real daughter. Mahal nito ang anak nito, hindi katulad niya. Kaya pinili nitong bigyang laya sa Zelda sa lahat ng bagay kasama ng pagpili ng lalaking nais itong pakasalan balang araw. Nais niyang sumbatan ito ngunit kahit papaano, nirerespeto pa rin niya ito dahil sa mga nagawa nito para sa kanya. I'm sorry, kahit hindi kayo pumayag ay magpapakasal pa rin kami ni JC. Maraming salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Tiimbagang nabinitawan ito ang kanyang kamay. Pagsisisihan mo ang iyong desisyon, Fade. Isang araw babalik ka rito at ihingi ka ng kapatawaran sa akin. Hindi na, Tiyo. Permanente ng pag-alis ko dahil sa panghabang buhay ang pagmamahal ko kay JC. Lumabas siya ng monsyon. Dilisan niya ang lugar na iyon ng walang pag-aanilangan sa kanyang puso. Alauna na madaling araw na iparada ni Fade ang sasakyan sa harap ng apartment. May kaunti siyang kaba dahil hindi siya nakatupad sa pinangako niya kay JC sa oras ng kanyang pagbalik. Technically, isang araw nang lumipas dahil lagpas alas 12 na. Hindi sana siya galit. Hindi nakakandado ang pinto ng apartment unit nito. Pumasok siya sa loob. Wala ito sa sofa. Binuksan niya ang pinto ng silid at nakita niyang hinahanap niya. At least hindi ito umalis gaya ng akala niya. Lumapit siya sa kama at niyugug ito. JC, dumilat ito. You're back! Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Hinila siya nito sa bebang at inihiga siya sa tabi nito. I knew it! Babalik ka rito. Yun naman ang pinangako ko. Huwag mong sabihin nagduda ka sa sinabi ko. Hinaplos ito ang kanyang mukha. A bit. I couldn't help it because I was scared. Pero ngayon nakakasiguro na akong sa akin ka na talaga. Dahil kahit saan ka magpunta, ibabalik ka ng puso mo kung nasan ako. That's right. You are my home, JC. He kissed her. Hard, deep. Hinawakan niya mga balikat ito. Wari ipinagpapalagay nito na nagpapaubaya siya. Ginawa nitong mas malalim pa ang halik. I love you, Fate. Wika nito na magtaas ito ng tingin. His declaration of love made her heart swell. Mali si Tio Cardo. Hindi siya masasaktan na pinili niya si JC. Bagkos ay simula na iyon ang masayang buhay niya. I love you too, JC. Dinala nito ang mga kamay sa kanyang kasuotan at isa-isang tinanggal ang mga iyon. Hindi siya tumutol. Handa na siyang ipagkaloob ang buong sarili niya rito sapagkat narinig niya ang mga salita ng kanyang hinihintay mula rito. Tumalikod si JC sa view ng Las Vegas nang lumabas si Francisco sa bedroom ng hotel suite ito. Handa ka na? Yeah, ikaw na nga lang hinihintay ko. Kumunot ang noon nito nang may pansin ito sa kamay niya. Is that a ring? Tiningnan niya ang gold band sa kanyang daliri habang inaalala ang pag-iisang dibdib nila ni Fate nakaraang araw. Huwag mong sabihin sa akin na wedding ring yan, wika ni Francisco. It is. Gulat na gulat ito. Kasal ka na? Kanino? Isa lang ang babaeng sinabi ko sa'yo na pakakasalan ko. Ang anak ni Cardo Escudero? Hindi ko inakala magagawa mo nga iyon. Nakakabalib ka. Kapag ginusto mo, nakukuha mo. May isang larangan bang sa mundo na malas ka? Wala. Just as I thought. Naupo ito sa couch. Tila na wala na sa laka nilang interes ito at nalipat sa bagong buhay niya. Buhay na may asawa. Ano nga palang pangalan ng napangasawa mo? Fate. Wala siyang tutol sa pagkakasino mo gabi-gabi? Wala siyang alam. Umaalis ako sa apartment kapag tulog siya. And as you know, bumabalik ako bago mag-umaga. Iniiwasan na niyang maulit ang nangyari noon. Narawala siya ng isang buong araw dahil ayaw niyang mag-alala ulit si Fate. Sa bulok na apartment na yun kayo nakatira? Pumayag siya? Hell man, kahit ako hindi mo ako mapapatira dun. Hindi siyang tipo ng babae na mareklamo. Maswerte ka sa kanya. Pero kahit hindi nagre-reklamo misis mo, hindi ba pumasok sa isip mo na umalis sa magulong lugar na yun? Mag-hotel na lang kayo tulad ko. With all your winnings, ma-afford mo kahit ang pinakamahal na suite sa hotel na ito. Sumandal ito sa couch. Masarap mag-stay dito. Parang hari ang pakiramdam ko. Muli siyang humarap sa magandang view sa labas ng hotel. Mas gusto ko sa lugar na magulo. Hinahanap-hanap ko ang ganong environment, gaya ng Metro Manila. Ilang beses kaming lumipat ang lugar ng tatay ko pero iisang itsura ng mga bahay na tinirhan namin. Masikip, marumi,
at madilim, pero kontento ko as long as kasama kong tatay ko. Pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama. Isang sugarol ito at binubuhay siya nito sa pamamagitan ng mga panalo sa sugal. 5 taon siya nang iwan sila ng kanyang ina. Bata pa lang siya, madalas na siyang sumabit sa kanyang ama tuwing nagsusugal ito. Ilang beses itong nakulong kapag nagkakaroon ng raid sa mga sugalan. Galit siya sa mga polis na humuhuli sa kanyang ama. Para sa katulad niyang nakakabili ng anumang naisin niya nang dahil sa panalo sa sugal, hindi matarok ng kanyang isipan kung bakit magiging mali ang ganoong gawain. Nais niyang hayaan na lamang sila ng tatay niya ng mga polis. Tutala hindi rin nila pinapakailaman ang buhay ng mga iyon. 14 anyos siya nang mamatay ang kanyang ama sa loob ng isang sugalan. Ayon sa kwento sa kanya, may dumating ng mga polis at nagpaputok ng ilang beses. Isa sa mga balang iyon ay tumama sa leeg ng kanyang ama. Matagal niyang ipinagluksa ang kamatayan nito. Hindi niya kagad matanggap na iniwan na siya nito. Mag-isa na lamang siya at wala na siyang iba. Ngunit hindi naglaon, napilitan siya magpakatatag. Maaasahan na bubuhay sa kanya kundi ang sarili niya. Sa sugalan din siya dinala ng kanyang mga paa sa paghahanap niya na ikabubuhay. Laging hadlang rin sa kanya mga polis, ngunit dahil bata siya at maliksi ang katawan, palagi natatakasan niya mga ito. Hindi naglaon, nagsawa siya sa pakikipaghabulan sa mga polis. Naisipan niya magsugal sa lugar na hindi tinuturing na ilegal ang gawaing iyon. Pinuntirian niya ang kasino malapit sa tinitirhan nilang slum area. Ngunit ayon sa mga kakilala niya, kailangan niya ng partikular na halaga bago siya makapaglaro doon. Nag-ipon siya at nang sapat ng kanyang ipon ay wala na nakapigil sa kanya na magkasino. Sa kasino niya nakilala ang tao na malaki ang ginampanang papel sa kanyang buhay, si Dante Sullivan. Isa ito sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa Pilipinas. Minsan nilapitan siya nito. It was a brief but nonetheless a memorable encounter. Ito man daw ay mahilig na sa sugal ng bata pa ito. Ang sabi ng mga tao rito, wala itong mararating. Ngunit ginulat ito ang lahat ng yumaman nito sa pagnenegosyo. Business is like a game of chance. It involves risking what you have. That's why I believe that are the perfect businessman. We are not afraid to take risks and chances. Isinaisip niya ang sinabi nito at yun ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na sundan ang yapak nito. Gamit ang napanalunan niya, binili niya ang paluging farm na isang kakilala niya. Maybe it was luck. Pagkalipas ng 6 buwan ay mas lumapit sa kanya ang nagkaka-interes bilhin ang farm upang gawing resort at golf course. Pumayag siya sa kondisyon na kasosyo siya namang ito. And they took him in. Hindi rin nagtapos ang kanyang business ventures. May mga taong lumapit sa kanya upang ibenta ang unprofitable businesses ng mga ito. Ang iba malapit na mabankrupt. May ilang nagsabi sa kanya na kahangalan ang ginawa niyang pagbili sa mga iyon. Ngunit gaya ng payo ni Dante Sullivan, tinuring niyang sugal ang pagbili ng mga iyon. He could lose or win. Ano man ang mangyari, alam niyang may bukas pa upang makapaglaro ulit siya. Fortunately, karamihan sa mga nakuha niyang negosyo ay nakabawi at naging profitable. On his 24th year of existence, he had more than money than he could have ever imagined. He did not know what to do with all the money he possessed until the idea of buying an island came up in his mind. Literal na ginalugad niya ang buong Pilipinas sa paghahanap ng mabibiling isla. Hanggang sa nadiskubre niya ang Isla de Amantes na para sa kanya ay ang pinakamagandang lugar sa Palawan o maaaring sa buong Pilipinas pa. Nang makita niya ang islang iyon, nagkaroon siya ng vision na magtayo ng resort na dadayuhin ng mayayamang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala ngayon ang lugar na iyon sa pangalang Grande Passion Resort. Paano kapag nalaman ni Faith na isa kang sugarol? Tanong ni Francisco. Baka iwan ka niya. She won't. She loves me. Hindi lamang siya kilala bilang sugarol. Isa rin siya sa tinitigalang negosyante sa Pilipinas. Siya ang founder at CEO ng Grande Passion Corporation. Incidentally, his beloved wife was not aware of that. Binabalak niya ipaalam dito ang tungkol sa bagay na iyon ngunit hindi pa sa ngayon. Nag-aalala siya na baka sa sandaling malaman nito na mas mayaman pa siya kay Cardo, ay kumbinsan siya nitong umalis na sila sa apartment na tinitirhan nila. Hindi pa niya gustong lisanin ang madilim at magulong lugar na iyon dahil pinapaalala niyo ang kanyang kabataan at ang mga panahon na kasakasama niya ang kanyang ama. The only person who taught him to love by loving him despite the difficult situation. Humarap si Faith kay JC na mahiga ito sa tabi niya. Ilang gabi na siya nagigising nang wala ito sa kama, ngunit pagsapit ng umaga ay makikita niya ito sa tabi niya. Natutulog na parabang buong magdamag na hindi umalis ito. Did I wake you up? Saan ka galing? Diyan lang, tugon ito. Tatanungin sa niya ito sa eksaktong lokasyon na sinabi nitong diyan lang
pero pinatahimik na siya nito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Wika nito habang nilalasap ang kanyang mga labi. Maghahanda ako ng breakfast. Anong gusto mo? My very delectable wife. He pinned her down on the bed. Tinignan niya ang mukha nito. He was sleepless and yet nobody could deny the fact that he was in the mood to make love to her. Minsan nagtataka siya kung saan ito nakukuha ang enerhiya nito. Sinampay niya ang mga braso sa batok nito. Sigurado kang kaya mo? Huwag mo akong hamunin. He undressed, bearing his beautiful and sculpted body. Damit naman niyang tinanggal nito. He came down on her and covered her mouth with his for a soul-shattering kiss. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang asawa. Sa kabila ng pag-alalang nararamdaman niya tuwing nagigising siya na wala ito sa tabi niya, maituturing niyang perpekto ang kanilang pagsasama. Lalo lamang niya napatunayan na tama ang kanyang desisyon na pagsama rito. Every day she fell more deeply in love with her husband. As a lover, he was always demanding yet giving, powerful yet gentle. Have I told you how lovely you are? Tanong nito nang humiupa ang mainit na sandali. Her head was nestled against his shoulder. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo ko. Eh ako lang naman ang babae sa mundo mo. Nasabi na nito sa kanya na hindi nito alam ang kinaroroonan ng ina nito. Tila hindi rin ito interesado makita pa ito. You're wrong. I have the world at my feet, including a stack of beautiful women. Really? At ano naman ang habol sa'yo ng mga babae yon, mister? My skills. Nakangiting wika nito. Especially in bed. Ha! Ang yabang ng mama. She loved it when they were having conversations like that after making love. It made her feel closer to him. Hindi ako nagyayabang. Sa lahat ng babae, ikaw ang dapat na mas nakakaalam niyan. Do you know how hard it is to turn my back on all those women since I became your husband? Nagsisisi ka ba na ako ang pinili mo? Is that your point? Hindi. Kahit ilan pang babae ang pumila sa harap ko, hindi kita ipagpapalit sa kanila. Ikaw ang gusto ko naghihintay sa akin dito sa apartment at nagsisilbi sa mga pangangailangan ko. Speaking of my needs, he took her hand and brought it down to his abdomen. Natawa siya na makapani ang matigas na bagay roon. He rolled above her and pushed into her without preliminaries. There was no need for any. Nilingon ni Faith sa JC na maramdaman niyang bumangon ito. Nahuli niya ito na isinusot ang trench coat ito. Bakit JC? I'll be out in a minute. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Hinaligan siya nito sa noo. Nagkunwari siyang bumalik sa pagtulog. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng mga pinto. Naghintay siya ng ilang sandali bago mabilis sa bumaba ng kama. Pinatungan niya ng call ang manipis sa suot at lumabas ng apartment. Natanawan niya ang sasakyan ni Jason papalayo. Bumaba siya ng gusali habang hawak na mahigpit ang susi ng sasakyan ng kapitbahay nila. Sa halos isang buong paninirahan niya sa lugar na iyon, nagkaroon na siya ng mga ilang-ilang kaibigan. Hindi pala lahat na nakatira doon ay kriminal at delinkwente. Meron ding matitino katulad ni Mrs. Gray, ang African-American na nakatira sa katabing unit nila. Balo ito tumaasa sa pensyon ng namatay na asawa upang buhay ng tatlong anak nito. Kanina kinausap niya ito upang pahiramin siya ng kotse dahil may pinaplano siya. Kahit tanungin niya si JC kung saan ito pumupunta tuwing umaalis ito sa gabi, alam niyang hindi ito magsasabi ng totoo. Siya na mismo ang tutuklas kung ano ang tinatago nito sa kanya. Pinatay niya ang ilaw sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho siya gaya ng ibinili ni Mrs. Gray. Kapag nakita raw kasi ng mga tao sa dilim ang babae nakasakay ng sasakyan at wala siyang kasama, posibleng harangin siya ng mga ito at gawa ng masama. Kaya naman kabadong-kabado siya. Nakahinga lang siya ng maluwag na malagpasan na niya ang distritong iyon. Hinanap niya ang pamilya na sasakyan ng kanyang asawa. May nakita siyang taillight sa kanyang unahan. Lumapit sa roon. Nang matiyak niyang sa kanyang asawa, iyon ang idumistansya ulit siya upang hindi ito maghinala na may sumusunod dito. Palabas na sila sa depressed area ng Las Vegas at patungo na sa mas buhay at mas makulay na mukha niyon. Hindi niya hinahayaang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni JC. Pumasok ngayon sa isang kanilang hotel sa Las Vegas. Ano ang gagawin niya roon? May kakatagpuin ba siyang tao? Naghanap siya ng lugar kung saan niya maaaring abangan ang maling paglabas ng sasakyan ni Reed. Wala pang 15 minuto, lumabas na ng hotel ito. Nalaman niya na ang sinadya pala nito sa hotel ay ang kanyang asawa. Hindi nito dala ang sasakyan ni Francisco, ang lalaking kasama nito noon sa Pontefino. Pinatakbo niya ang sasakyan at sinundan ng mga ito. Sa resort hotel na katabi lamang ng pinanggalingan ng mga ito, nagpunta ang dalawa. Iniwan uli niya ang sasakyan sa isang ligtas na lugar at pumasok sa resort hotel.
Hinanap niya sina JC at Francisco sa lobby, ngunit wala mang ituroon. Lumapit siya sa receptionist. Good evening, ma'am. I'm looking for a person named JC Del Mundo. I'm his wife. He is playing at the Royal Casino together with his companion. Unti-unting nagkaroon siya ng hinala. Is he a regular here? Yes. Tumango siya bago lumabas ng resort hotel. Sumakay siya ng sasakyan ni Mrs. Gray. Ngayon ay alam na niya ang misteryo sa likod ng pag-alis si JC gabi-gabi. At kaya pala kahit walang trabaho ito, may panggastos pa rin sila. Hindi niya akalain na pinamubuhay nito sa kanya ay galing sa pagsusugal. Bakit mo yung ginagawa, JC? Natanggap niya ito kahit mahirap lamang ito. Pero hindi niya gustong magkaroon ng isang asawa na nalulong sa sugal. Her father was deep into illegal gambling when he was still alive. Isa ito sa mga operators ng illegal na pasugalan sa kanilang lugar. Pero nalaman lamang niya iyon ang pareho ng wala ang kanyang mga magulang. Narinig niyang usap-usapan ng mga kamag-anak niya. Nang buo ng kanilang pamilya, inakala niyang malinis ang pinagkunan nila ng kabuhayan. After all, hindi naman sila mayaman. Middle class lamang ang kanilang pamumuhay. Bukod pa roon, umaattend sila ng misa linggo-linggo. Papunta sila ng simbahan ng harangin ng mga pulis ang sasakyan nila. Sinubukan ng kanyang amang tumakas sa kabila ng pagkumbinsi nito ng kanyang ina na sumuko ito ng maayos. The police officers followed and shot at their car. Sumigaw ang kanyang ina na tigilan ng pagpapaputok dahil may kasamang bata mga ito. The police officers did not listen, or maybe they did not hear her mother's plea. Kitang-kita niya nang mabundol nilang isang batang magtutulak ng karton at ang pagsalpok nila sa likod ng isang nakahintong truck. 3 people died that day. Ang kanyang ama, ina, at ang inosenteng batang magbabasura. Nangyari ang malagim na aksidenteng iyon dahil sa koneksyon ng kanyang ama sa sugal. Sapat ng dahilan iyon para makadama siya ng takot pagkatapos ang kanyang natuklasan sa kanyang asawa ng gabing iyon. Sa kanyang paniniwala, walang idudulot na maganda ang tao sa sugal. Magdadala lang iyon ng kapahamakan at pagkaulila para sa ilan, katulad na nangyari sa kanya. Mas malalim ng gabi na marating ni Faith ang lugar na tinitirhan nila ni JC. Pinatay uli niya ang ilaw ng loob na sasakyan. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya. Ano mang sandali may lalabas sa tao buhat sa dilim at tututukan siya ng baril. Nakahinga siya ng maluwag na marating niya ng ligtas ang apartment building nila. Tinulak niya pabukas ang pinto na sasakyan. Nahulog ang susi na hawak niya. Dinampot niya iyon bago tuloy ang mababa. Naparalis sa siya na makita ang isang malaking lalaki na nakatayo sa harap niya. Nanlilimahid ang anyo nito. Amoy matapang na alak ito. Napasigaw siya nang hawakan siya nito sa braso. Tumakbo siya papasok sa apartment building. Sa pagmamadali niya ay napatid siya at hindi agad siya nakabangon. Napasigaw uli siya nang may kamay na damakma sa isang paa niya. Come here, dollface. Leave me alone. Sinikap niyang takasan to ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Dinamba siya nito. Get off me. Sinikon niya ito. Nang hindi pa rin to natigatig ay tinusok niya ang daliri ng mga mata nito. Napasigaw ito. Dali-daling tumayo siya at paika-ikang pumasok sa apartment. Ikinandado niyang mabuti ang pinto. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Naamoy pa rin niya ang lalaki na umatake sa kanya kanina. Hinubad niya ang kanyang coat at tinapon niyon sa basurahan. Hinanap niya ang kanyang cellphone at tinawagan si JC upang pauwiin ito. Unattended ang cellphone ito kaya hindi niya rin nakausap ito. Napaiyak siya sa pag-alala na baka pasukin siya ng lalaking umatake sa kanya kanina. Tinabig ni Faith ang kamay na humawak sa kanya. Wag! What's wrong, Faith? Natigilan siya na makita niya ang mukha ni JC. Ang akala niya ito ang lalaki na nalbahe sa kanya kaya nagulat siya na hawakan siya nito. Nakatulog siya sa kama na hindi niya namamalayan. Pati ang pagdating nito ay hindi niya narinig. Na naginip ka ba ng masama kanina? Naupo ito sa gilid ng kama. Bahagya siyang ibinangon at inihimlay ang ulo nito sa dibdib nito. Oo. Pinili niyang hindi ikwento rito ang tungkol sa lalaki umatake sa kanya noong nagdaang gabi. Baka kasi hanapin ito iyon. Ayaw niyang mapaaway pa ito ng dahil sa kanya. Mahihilingin sana ako sa iyo, JC. Umalis na tayo rito. Lumipat tayo ng bahay. Nakita niya sa reaksyon nito na hindi nito gusto ang suggestion niya. Pero handa siyang kumbinsin ito. Hindi matatahimik ang kalooban niya sa apartment na iyon. Palagi na lang siyang kakabahan na baka atakehin uli siya ng lalaki na lalabahe sa kanya. Hindi na rin niya kayang tumuntong sa labas ng apartment na mag-isa dahil baka inaabangan na siya nito. Peace, JC. Minsan lang naman ako humiling sa'yo. Umalis na tayo sa lugar na to. Bakit bigla mong naisip yan? Basta,
Gusto ko na umalis sa lugar na to. Sigurado ka bang ayaw mo na rito? Ayoko na. Alright, aalis tayo rito ngayon din. Inutusan ni Faith sa Jason na mag-empake ng mga damit niya. Magkasabay na nagtungo sila ng sasakyan nito sa ibaba. Hinintay nitong maisuot niyang seatbelt bago nito pinatakbo ang sasakyan. JC, mahal mo ba ako? Anong klaseng tanong yan? You know I love you. Magagalit ka ba kapag ipinagdapat ko sa'yo na sinundan kita? Hindi ko pinapahalata pero alam kong umalis ka kapag tulog ako. Sinundan kita na umalis ka kagabi at tuklasan ko kung saan ka palagi nagpupunta. She paused. Kung totoong mahal mo ako, tigilan mo na ang pagpunta sa kasino. Hindi ako magre-reklamo kung wala kang trabaho at maghirap tayo. Ayoko lang papapasok ka sa mga ganoong lugar. What is wrong with that? Ligal ang mga ganoong establishment. Kalmadong wika nito. Hindi niya maturol kung anong tingin nito sa mga sinabi niya dahil may palagay siyang itinatago nito ang tunay na damdamin nito. Ginawa lang ligal ng gobyerno pero may masama pa rin epekto sa mga tao. Mamaya na lang natin pag-usapan yan kapag nakahanap tayo ng lugar na manilipatan. Is that okay with you? Tumango siya. Hindi siya susuko sa pangungumbinsa rito. She knew he loved her and he would give up anything if it would make her happy. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng Francisco nang papasukin nito si JC sa hotel suite nito. Maaga pa ba o sira ang relo ko? Hindi sira ang relo mo. Naka-check-in kami ni Faith dito. Lilipat din pala kayo. Hindi ka nakatiis, no? Something happened. Nagtungo siya sa glass wala tinawi ang draperies upang makita niya ang labas. Ganoon din ang view sa hotel suite nila ni Faith. Sinundan niya ako kagabi. Alam niya nagkakasino ko. And? Pinahihinto niya ako. Hindi ka na uli magsusugal? Of course I will. Gambling is my passion. Kapag tumigil ako, hindi na ako si JC. Bata pa lamang siya, nakamulata na niya ang ganoong buhay. It was natural as breathing to him. Hindi siya maintindihan ni Faith dahil magkaiba sila ng upbringing. Papaano si Faith? Baka magkaproblema kayo. I don't know. Hindi ko rin gusto na magkaproblema kami ni Faith. Importante siya sa akin, Cisco. Natural, asawa mo siya. Pinag-isipan niya ang pinakamabuting gagawin. What if I send her to Isla Verde? Hayaan mo siyang tumira na mag-isa sa resort niya sa Palawan? Hindi siya maiinip dun. That was the best thing he could do. Dadali niya si Faith sa Isla Verde. Matagal na rin hindi nakakapunta ito sa Pilipinas. She might welcome the idea. Tinignan ni Faith ang mukha ni JC pagkatapos ang sinabi nito. Magsisimula tayo ng bagong buhay sa Pilipinas? Yes, but you have to wait for me. Anito, babalik ka pa rito sa Las Vegas? Sandali lang ipaghihintay mo. You won't even notice we're apart. Papayag lang ako magpunta sa Pilipinas kung mangangako kang hindi mo ako iiwang mag-isa roon. If we're going to start a brand new life in a new place, we have to be together, JC, every single day. Uunti-untiin niya ang pagbabago nito hanggang sa tuloy nito ang talikuran ng pagsusugal. Hindi niya iyon magagawa kung nasa Pilipinas siya at nasa Las Vegas ito. If you will stay here, I will also stay here. Masasalamin ang galit sa mga mata nito habang nakatingin ito sa kanya. Bahala ka! Tinalikuran siya rito. Lumabas ito ng hotel suite. Isang buong araw nang hindi bumabalik si JC sa hotel suite nila. It occurred to Faith that she knew so little about her husband. Ang akala niya, kilala niya si JC. He was the perfect, loving husband. Sa araw-araw yun ang pinapakita nito sa kanya. Ngunit ang talikuran siya nito kanina, sa kauna-unahang pagkakataon, nakitaan niya ng galit ito. Natural lang ditong maramdaman iyon dahil sa tingin nito, pinapakilaman niya ito sa gusto nito. Pero ang kabutihan lang ng pagsasama nila ang inaalala niya. I want to make our marriage strong, JC. You have to change. Otherwise, mabubuhay ako sa takot para sa iyo at para sa pamilyang binubuo natin. Inilabas niya ang malaking bag. Ipinasok niya roon ang lahat ng damit niya. Sapat na marahil iyon para mag-isip-isip si JC. Pero maasa siya na hindi haantong sa hiwalayan ang bagay na iyon dahil ligit dito siya ang mas hindi kayang mabuhay nang wala ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, parang ayaw makita ni JC si Faith. Maisip pa lamang niya magtatalo sila ay nais na niyang tumalikod. In spite of that, he also had a strong desire to hold her, to kiss her, to possess her into submission. Nasa living area ito ng hotel suite nila nang dumating siya. Hinubad niya ang kanyang coat. Sinabit niya yon sa hanger. Finally, he noticed it. Nasa sahig malapit sa pintuan ang bag nito. May malamig na gumapang sa kanyang braso. Nilapitan niya ito at hinila ito patayo. Bakit gising ka pa? Matulog na tayo. Let's talk.
Mamaya na lang. He pulled her against him and kissed her. Binuhat niya ito patungo sa bedroom area. Ibinaba niya ito sa kama. Bakit bihis na bihis ka? Nalalamigan ka ba rito? Tanong niya kahit alam na niya ang kasagutan. Nakahanda na itong umalis kung hindi nila maayos ang problema nila. He was not sure he could allow her to walk out of the door. No, I can't. She is my joy, my world. Kinalas niya isa-isa ang mga botones ng coat nito. Pinigilan naman ito ang mga kamay niya. Sumandal ito sa headboard. May problema tayong dapat ayusin, JC. Consider it fixed. Nang-aarok ang mga mata nito. Nagtatanong kung seryoso ba siya. Sabay tayong bumalik sa Pilipinas. We will start a new life there. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Niyakap siya nito. Thanks, JC. Sabi ko na nga ba hindi mo ako bibiguin. Pinilit niya ang sariling umiti rin at pakisalo sa kaligayahan nito. He couldn't. He just patted her back. Ikalawang araw na napag-ayos ni Faith ng mga papeles niya. Sandali lang ang pinaghihintay niya at makakapagsimula na sina JC ng panibagong buhay sa Pilipinas. Excited na siyang makatungtong. Thank you, JC. Sabi ko na nga ba hindi mo ako bibiguin. Pinilit niya ang sariling umiti rin at makisalo sa kaligayahan nito. Excited na siya makatungtong uli sa bansang kinalakihan niya at makita sa Tia Celeste at iba pang mga mag-anak niya. Mula na rin siya ni Tio Cardo sa Las Vegas, nawala na siya ng komunikasyon sa mga ito. Marahil kaya hindi siya nagkaroon ng interes sa makipagmabutihan sa mga dating kaklase niyang American na nagparamdam sa kanya ay dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, hinihintay niya isang tao na may koneksyon sa Pilipinas. Katulad ni JC. Maganda man ang Amerika ay hindi yun ang lugar kung saan nais niyang tumanda. Ang Pilipinas pa rin ang tinuturing niyang unang tahanan. Natigilan siya sa paglalakad sa lobby na makita niya si Zelda na tila palabas ng hotel. Kumunot ang noon ito nang makita siya. Ang nais niya ay sa motel na lamang sila pansamantalang tumuli dahil mas mura doon. Ngunit ayon kay JC may sapat silang pambayad para sa hotel suite na kinuha nito para sa kanila. Nahulaan niya na perang galing sa kasinong ipambabayad nito sa hotel. Pati ang pinambubuhay nito sa kanya mula na magsama sila. Nang nagdaang gabi ay umalis naman ito. At bagamat nagpabalik ito pagkalipas ng 3 oras, batid niyang sa kasino naman ito nagpunta. Hindi na lamang niya ito sinatatungkol doon. Ang mahalagay na nga ko to sa kanya na tataliguran na nito ang gawain nito. She knew he was trying, kaya nga bumalik din kaagad ito sa higaan. Marahil nahihirapan itong paglabanan na kasanayan nito dahil nasa Las Vegas pa sila. Nakapaligid sa kanila ang tukso. Ngunit pagdating nila sa Pilipinas, magtutuloy-tuloy na ang pagkabagong buhay nito. Sisiguraduhin niya iyon. Hinalikan siya ni JC sa pisngi. Kamusta ang lakad mo? Okay lang. Bumili ako ng cold cut sa butcher. Binuksan niya ang kanyang bag at pinakita niya rito ang binili niyang karne. Bawal yan na. Hindi naman nila malalaman na nagpasok ko ng pagkain dito mula sa labas. Nakakasawa kasi ang pagkain nila rito. Sa bagay, miss ko na rin ang luto mo. Ngumiti siya. Ipe-prepare ko na ito. Napalingon siya sa pinto nang may marinig silang katok. Ako na. Humingi ako ng extra towel. Wika ni JC. Binuksan nito ang pinto. Yes? Hindi ito sigurado sa tinuran kaya imposibleng ang maghahatid ng towel ang kausap nito. Ikaw ang asawa ni Faith? Natigilan siya sa pagpasok sa kitchen area nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Zelda, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa kanyang pitsan. Binalingan siya nito. May sarkasikong ngiti sa mga labi nito. Hi, Faith. Naisipan kong dalawin kayo ng asawa mo. Nagtanong ako sa front desk kung saan kayo pwedeng puntahan. Kusang pumasok ito. Nilipot ito ang paningin. Maganda? Komento nito. Naupo ito sa divan. Paano niyo na-afford na magstay dito? Di ba ang sabi mo mahirap lang hanap ang asawa mo? Tinignan nito sa JC. JC Del Mundo. Inilahad ni JC ang kamay kay Zelda. Hindi ito apektado sa mga hindi magagandang ipinapakita ng pinsan niya. Hindi na niya ipinagtaka iyon. Hindi si JC ang tipo na nai-intimidate sa kahit na sino. Kahit mahirap lang ito, malakas ang kumpiyansa nito sa sarili na animoy may napatunayan na ito sa buong mundo. Isa iyon sa mga nagbibigay rito na nakakaparahuyong personalidad. It seemed that he was a very important person, even though he wasn't. It's nice to finally meet you, cousin-in-law. Cousin-in-law? Hindi nito agad nabitawan ang kamay ni Zelda. Sinulyapan siya nito. Nagtatanong ang mga mata. JC, I see you're a good-looking man. Sabad ni Zelda. Alam ko na ngayon kung bakit sumama si Faith sa'yo.
Kahit masabihin siya ng mga tao na walang utang na loob, sa taong kumukupo sa kanya na maulila siya. Ulila si Faith? Of course! Hindi ba niya nasabi sa'yo? Namatay ang mga magulang niya sa Pilipinas dahil sa aksidente. Dinala siya ni Daddy dito sa Amerika. Is my wife legally adopted? Bumagsik ang anyo ni Zelda. Of course not! Bakit naman siya ampunin ang legal ng daddy ko? Wala siyang karapatang maging bahagi ng pamilya namin. Sampid lang siya. Lalong wala siyang karapatan sa kayamanan ni daddy. Sa akin mapupunta lahat ng iyon balang araw. Sinilipan ulit siya ni Tracy. May dana ba siyang takot na makitang poot na nakarehistro sa mga mata nito? If you don't mind, Zelda, iwan mo muna kami. Magbago-usapan kami ni Faith. Pagkaalis si Zelda, sinubukan na ganyang ipaliwanag dito ang lahat. Ngunit parang bulkan na biglang sumabog ito. Totoo ba ang mga sinabi niya? Hindi ka anak ni Cardo Escudero? Tiyuhin ko siya. Iba ang sinabi mo sa akin sa Pontefino. Sigmat ito. Alam ko, huwag ka sana mag-alit. Hindi ako may kagustuhan ipakilala ko ni Tio sa mga tao sa Pontefino bilang anak niya. Siya ang humilingon sa akin dahil gusto niyang mag-interesado sa akin ng mga lalaking guest. Tumaas ang sulok ng mga labi nito, ngunit alam niyang hindi ito nasisiyan sa isinagot niya. Nangungutya ito. I see, inahahanap ka ni Cardo ng lalaki magpapakasal sa iyo ng gabing yun. Konklusyon ito. Wala nga namang lalaki sa Pontefino magiging interesado sa iyo kung malalaman nilang isa ka lalang ampon at ulila. Huwag mong sabihin yan. Wika niya pagkatapos niyang isipin ang implikasyon ng tinura nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo habang nag-uusap tayo bago kita inulok ng kasal? Dahil hindi ko naisip na mahalaga pa yun. You lied to me. Paniniwala mo kung ama mo si Cardo Escudero. Sa palagay mo, hindi mahalagang malaman kung totoo, Faith? Ilang buwan tayo nagsasama. Ni minsan hindi mo lalang magitin sa akin ang tungkol dito. Pareho pa rin ang sagot ko. Hindi ko naisip na mahalaga ang bagay na to. Pero hindi kita niloko. Wala akong balak ilihim sa iyo ang tungkol dito. You already did. Inilihim mo na. Umiling-iling ito. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-iiba ng tingin nito sa kanya. Mula sa pagiging asawa nito, nawalan siya ng halaga rito. Because she was not the person he expected her to be. Anong gagawin mo kung sakaling nalaman mo bago tayo ikasal na hindi ako anak ni Cardo Escudero? You know the answer to that question, Faith. I know you do. Matabang na wika nito. Hindi na tayo matutuloy sa Pilipinas. We will get a divorce as soon as possible. Kinuha nito ang coat nito at sinuot iyon bago ito lumabas. Divorce. Napaupo siya sa duyan. Hiniwalayan siya ni JC dahil ampun lamang siya ng pamilya ng Tio Cardo niya at hindi totoong anak nito. Nakita niya kanina kung paano napuno ng poot ang mga mata ng asawa niya na sabihin dito ni Zelda na wala siya matatanggap na anumang mana. Ayaw niyang isipin ngunit lumalabas na iyon lamang ang habol ni JC kaya siya pinakasalan nito dahil nakala nito ang tagapagmana siya ni Tio Cardo. Naalala niyang babala sa kanya ng tiyuhin niya tungkol kay JC na isang oportunista ito na nagpupunta sa pagtitipon na mayayamang tao upang maghanap ng babaeng paiibigin. Ipinagtanggol niya sa JC pero tama palang tiyuhin niya. Ano na lamang ang gagawin niya ngayon? Ide-divorce siya ni JC. San siya pupunta pagkatapos? Papaano siya mabubuhay nang wala ito? And how would she deal with the fact that he never truly loved her? Pumikit siya. Nang muli siyang dumilat, inasahan niya na may papatak na luha buhat sa mga mata niya. But there was none. Hindi kayang tanggapin ng puso niya ang lahat ng sakit na nais pumasok doon. Kaya mas pinili niyang maging manhid na lamang. After 2 years, huwag kayong tutunga-tunga kapag oras ng trabaho at ayoko nagsisismisan kayo sa mga pasilo kung sa nakikita kayo ng mga guest hanggang maaari maging invisible kayo sa mga paningin nila. Ano tayo? Multo? Bulong ni Alice sa katabi ni Faith. Araw ng Biyernes, gaya na nakasanayan nila, tinipon sila ni Mr. Tan para sa kanilang morning sermon. Supervisor ito ng mga chambermaid sa Grand Passion Hotel. Isang napapanot na lalaki ito, half Chinese, half Filipino, at nasa late 40s ang edad. Unreasonable ang pagiging estrikto nito kaya kinainasan nito ng mga subordinates nito. Mag-iisang taon na roon si Faith. Nagtatrabaho siya sa isang hotel sa Miami na mabasa niya sa internet ang anunsyo ng isang ahensya sa Pilipinas na nangangailangan naman ito ng chambermaids na may at least 6 months experience sa alamang 5-star hotel sa Amerika, Filipina, single at nakahandang tumira sa isang isla. Nang araw ding iyon, in-email niya ang kanyang resume. Natanggap naman siya. Naglakad si Mr. Tan palapit sa kinaroroonan nila.
Uminto ito sa tapat ni Alice na halos hindi na humihinga dahil sa nerbiyos. May sinasabi ka, Miss Manoloto? Tanong nito sa tinig na animoy napakabait. Wala po, sir. Anong akala mo sa akin, bingi? Singhal nito sa harap ng mukha ni Alice. Napabigat ang huli. Malapit na malapit ka nang mumuro sa akin. Sa katunayan, inaasikasa ko na nga ang pagdeterminate sa iyo. Alam nilang lahat na bluff lamang iyon. Araw-araw naman ito may pinagagalitan na chambermaid. Ngunit ni isa sa mga yun ay wala pa na si Sandy sa trabaho. Wala kasing sapat na dahilan ito upang sibakin ang sino man sa kanila. Ngunit alam nila nakatingkati na itong makahanap ng butas upang may mapaalis sa kanila. Tinignan siya ni Mr. Tan. Diretsong sinalubong niya ang tingin nito. Gumalaw ang ugat sa sentido nito. Kunang ayaw nito sa mga taong walang ginagawa, masama rito, lalong ayaw nito sa mga taong hindi nagpapakita ng intimidation dito. Husayan mo ang penthouse. Miss Moras, hindi natin alam kung kailan darating ang CEO. Pagkasabi niyon, iniwan na sila nito. Nagsilabasan na silang lahat sa maid station upang magbuntas sa mga naka-assign sa kanila. Bumukas ang sensor doon nang tumapat si JC doon. Pumasok siya sa hotel na malaki na ang pinagbago mula nang huli siyang tumapak doon. Dumaan siya sa reception desk. Welcome back, Mr. CEO. Wika ng receptionist na nag-abot sa kanya ng swipe key card. Thanks, Ray. Habang lulan siya ng express elevator, ang malaking pagbabago na ganap sa isla ni Amantes ang nasa isip niya. Batid niya na si Seymour ang may kagagawan kung bakit ang Grand Passion Resort na iniwan niya 3 taon na nakakaraan ay ibang-iba na nasinatan niya ng araw na iyon. That man could really do a hell out of a job in a short time. Lumabas siya ng elevator. Ginamit niya ang swipe key card upang mabuksan ang pinto ng penthouse. At least a part of the hotel was not touched. Naroon pa rin ang kasangkapan na dati niyang ginagamit. Mukhang bago pa rin ang mga iyon dahil naaalagaan. At long last, up to now he could not believe he was really back. Nilisan niya ang Isla de Amantes dahil mula na itatag niya ang GPC, masyado siya nag-focus sa pamamalakad at pagpapalago ng korporasyon. Hinanap ng katawan niya nakasanayan niyang buhay. So he filed for an indefinite leave, left everything to the hands of Seymour, and flew to Vegas just because he could afford it. Nung tinatawag na siya ng Isla de Verde, kaya't naroon siya ngayon. Once again, he would play his role as GPC COO. Lumapit siya sa executive table. May mga company records sa ibabaw niyo na inihanda ng kanyang sekretarya kung sakaling dumating siya. Wala pa siya sa mood na magtrabaho kaya hindi niya pinagkabalahang tingnan ng mga records. Tinulak niya pabukas ang sliding door. Lumabas siya sa rooftop na may private pool at landing strip ng helicopter. Doon din ang pinakamagandang spot upang pagmasdan ng kagandahan ng buong isla. Hinila ni Faith papasok sa suite na naka-assign sa kanya ang dala niyang cleaning cart. Bagamat walang gumagamit ng penthouse, araw-araw siya naglilinis doon. Yun kasi ang binili ng management ng GPC ay kay Mr. Tan. Kailangan palagi nakahanda ang penthouse sa pagdating ng hari ng GPC. Yun ang bansag niya sa CEO ng GPC. Although she had never seen the CEO, she was observant enough to notice that everyone treated him like a king. Hindi siya sigurado kung lalaki nga ang CEO dahil hindi pa niya nakikita ito. Ngunit yun ang palagay niya dahil lahat naman ang miyembro ng board ng bawang mga lalaki. Kinatatakutan ng CEO ng matatagal ng empleyada sa resort, gaya na lamang ni Mr. Tan. Natataranta ito tuwing may nasasagap itong balita na darating sa resort ang CEO na palagi namang false alarm lamang. Ngunit masasabi na niya na ang klase ng takot ng mga empleyado ng GPC sa CEO ay 100% na nagbo-border sa respeto. Siya man, irerespeto ang isang tao na nasa likod ng pagkakatatag na isang matagumpay na korporasyong tulad ng GPC na kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Itinabi niya ang cleaning cart malapit sa pintuan. Kinukuha niyang vacuum cleaner na mapansin niya na nakabukas ang pinto na gawa sa salamin sa likod ng office area. Naisip niyang baka binuksan niya ng lalaki na madalas umakyat doon at nag-iiwan ng kung ano-anong dokumento. Hindi niya alam ang pangalan ng lalaki. Bagamat mag-iisang taon na siya sa GPC, hindi siya madalas makipag-usap sa mga tao kung wala rin naman lang siyang pakay sa mga yun. Sa boarding house nila, ang Forbidden Palace, tinatawag siyang antisocial ng mga kasamahan niya. Wala siyang pakialam kung pinag-uusapan siya ng mga kasama niya sa boarding house at trabaho, basta wag lamang pakikialaman ng mga ito kung paano niya gustong patakbuhin ang buhay niya. Binaba niya ang vacuum cleaner upang isara ang pinto. Bago pa man siya makahakbang, narinig na niya ang pagtunog ng telepono ng nakakabit sa dingding. Iniangat niya ang receiver niyon. Hello? Miss Moras, nandyan ka na sa penthouse? Si Mr. Tan ang caller.
Parang galing ito sa pagtakbo. Hinihingal din ito. Obviously, sa loob-loob niya. Yes, why? Sumulyap siya sa nakabukas sa pinto. Iisa lang naman ang dahilan kapag tumatawag si Mr. Tan sa penthouse. Hindi kaya... Nakuusap ko mga taga-front desk. Positive. Nasa hotel ang CEO. Dinaanan niyang susi niya kaya anytime maaari siyang dumating dyan. I think nandito na siya. Sigurado ka? Sige. Asikasuhin mo muna siya. Sigurado may jet lag siya. Magpapakita ko ng gamot at pagkain. Miss Moras, wag kang papalpak sa trabaho mo. Napailing siya na ibaba ang receiver. Alalang-alala si Mr. Tan na baka may gawin siyang kababalan. Samantalang siya ay wala ni ikatiting na kaba. Bagamat mataas ang posisyon ng CEO sa GPC, tao pa rin naman to at hindi Diyos. Bakit kailangan niyang katakutan to? Irespeto, pwede pa. Lumapit siya sa sliding door. May gumagamit ng swimming pool. Hindi niya nakita mukha nito dahil nakalubog ito sa tubig. Ngunit base sa figura nito, isang lalaki ito. Ang mga damit nito ay basa na lamang iniwan nito sa poolside. Lumabas siya ng penthouse upang damputin ang mga iyon. Nakayuko siya na maramdaman niyang umahon ng lalaki sa pool. Pahinging towel. May naramdaman siyang kilabot nung marinig niya ang tinig nito. Sa pakiwari niya ay kaboses ito si... Pinalas niya iyon sa isipan. Sumumpa na siyang kakalimutan ng lahat na may kinalaman sa taong iyon. Hindi ito naging bahagi ng buhay niya. Isang panaginip lamang ang lahat. Pumasok ulit siya sa penthouse. Kumuha siya ng towel at ng bathrobe. Pagkatapos ay lumapit siya sa lalaking nakaupo sa lounge chair. Nakatalikod to kaya nagawa niyang pag-aralan ito. Parang may bumundol sa kanyang dibdib, bagamat hindi niya alam kung para saan iyon. Nilapag niya sa ibabaw ng outdoor table ang towel maging ang bathrobe. Sir! Pukaw niya. He turned to look at her at once. Alam niya na gaya nito ay nadrain din ang dugo sa mukha niya na magtama ang mga mata nila. Puro ng pagtataka ang mga mata nito. Shit! Tumakbo siya papasok sa penthouse. Palabas na siya ng pintuan nang marinig niyang tinawag siya nito. Tumakbo siya patungo sa express elevator. Mabuti na lamang at palaging available iyon dahil para talaga sa penthouse iyon. Kasasara lang ang pinto ng elevator nang marinig niya na pinukpok iyon ni JC. Naghanap siya ng makakapitan dahil nanlalambot ang mga tuhod niya. Anong ibig sabihin ng lahat ng iyon? Kung si JC ang CEO ng GPC, ang ibig sabihin niloko siya nito? Then again, ni Isay wala naman talaga itong sinabi sa kanya na totoo. Magay ang sinabi nito na mahal siya nito ay isa lamang kasinungalingan. Lumabas siya ng elevator nang bumukas iyon. Wala sa sariling pumasok siya sa maid station. Natauan lang siya nang humara sa daraanan niya si Mr. Tan. Bakit nandito ka na? Tanong nito. Tapos ka na bang maglinis sa penthouse? Hindi pa. May iniutos sa iyong CEO? Wala. Kahit kailan di siya naghihinalang konektado sa Jason sa GPC. CEO o kaya ay Mr. CEO lang kasi ang tawag dito ng mga empleyado roon. Ay bakit bumaba ka? Singhal ni Mr. Tan. Ibinilin ko sa iyong asikasuhin mong CEO. Hintayin mong pagkain iyahatid sa itaas at isilbi mo yun sa kanya. Ayoko. Halos magdikit ang mga kilay nito. Anong sabi mo, Miss Moras? Inilapit ito ang mukha sa kanya. Gusto mo na bang masisante? Papaano ba niya ipapaliwanag dito na ang CEO ng GPC ang huling taong gusto niyang makita? Iba na lang ang utusan mo. Lumaki ang mga butas ng ilong nito. Matigas ang ulo mo, ha? Pwes. Biglang nag-iba ang tono ng pananalita nito. Mr. CEO. Nilagpasan siya nito at nilapitan si JC na nakatayo sa pintuan ng maid station. Nakabihis na ito at nakatingin ito sa kanya. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Bakit nga ba niya tinakbuhan ito kanina? Kung tutuusin kung meron man sa kanila na wala nang mukhang ihaharap, ito iyon at hindi siya. Ang sabi niya kanina, kaya niyang irespeto ang CEO ng GPC. Pero nang matuklasan niyang si JC iyon, ni katiling na respeto ay hindi niya kayang ibigay rito. Napadaan kayo rito, Mr. CEO. Nag-rounds ba kayo sa buong hotel? Tinawag ni Mr. Tan ang atensyon nilang lahat. Batiin niyo ang CEO ng GPC. Sumunod kay Mr. Tan ang mga kasamahan niya. Nakamasid ang mga ito kay JC. Halatang pawang humahanga sa lalaki. Gusto ko makausap si Faith. Faith? Ulit ni Mr. Tan. Tiningnan sila nito upang itanong kung sino tinutukoy ni JC. Nagsipag-ilingan ang mga kasamahan niya. Kilala siya sa lugar na iyon bilang si Fatima at hindi si Faith. Dumako sa kanyang tingin ni Mr. Tan. Tumalikod siya. Baka si Miss Moras ang tinutukoy niya, Mr. CEO. Siya ang regular na naglilinis ng penthouse. Miss Moras, lumapit ka rito.
Hindi niya pinansin si Mr. Tan. Nagtuloy-tuloy lamang siya sa laundry room. Miss! Hinagip nito ang balikat niya. Huwag kang bastos. Bakit ngayon ka pa nag-iinarte kung kailan narito ang... Nawala sa balikat niyang kamay ni Mr. Tan nang tanggalin niyo ni JC. Do not lay a finger on her again or I will fire you. Hindi ko naman siya sinaktan, Mr. CEO. Sinabi ko lang sa kanya na hindi tamang inasal niya. Pasensya na kayo. Pasensya ka na rin, Miss Moras. Yumuko ito. Halika na. Hinila siya ni JC sa kamay. Ano ba? Wala akong balak na makipag-usap sa'yo. Sigmat niya rito ngunit di siya pinakinggan ito. Dinala si Faith ni JC hanggang sa labas ng maid station. Yes, you will. Marami akong itatanong sa'yo. Humarap ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? You are supposed to be in Vegas. Bakit ka nagtatrabaho dito bilang chambermaid? At kailan pa? Nagtanong ka pa. Tuya niya rito. Nakakunot ang noon ito. Tila naguguluhan. Sinuway ko ang kagustuhan ni Tio para sa'yo. Ano pa ang inaasahan mo? Natatanggapin niya ka sa mamahay niya pagkatapos? Saglit na hindi lang salita ito na parang kinagulat nito ang natuklasang hindi siya bumalik sa poder ni Tio Cardo pagkatapos siyang iwan nito sa hotel. Inabando na. Yon ang akmang termino. Pinabayaan siya nito kahit nalilikuran niya ang buhay na meron siya bago ito dumating. Kahit hindi siya masaya noon sa poder ni Tio Cardo, hindi naman siya miserable tulad ng iwan at idiborsyo siya nito. Lumapit siya kay Tio Cardo dahil wala siyang mapupuntahan. Gaya ng sinabi niya kay JC, hindi siya tinanggap nito. Ngunit dahil naaawa raw ito sa kanya, inulok siya nito magtrabaho sa resort hotel nito. Batid niyang hindi awa ang nagtulak dito upang alokin siya ng trabaho, kundi nais lamang nito iparamdam sa kanya ang kamalian niya na magpakasal siya kay JC. Ganun pa man, tinanggap niya ang alok nito para lamang makasurvive siya. Mula na magtrabaho siya sa resort hotel nito, palagi nagpupunta si Zelda roon at kinukuha siya bilang personal maid nito. Minsan sinasama pa siya nito sa mga parties na dinadaluhan nito bilang personal assistant. Madalas siyang ipinapahiya nito sa mga tao. Hanggang sa maisip niyang hindi na niya kailangan itolerate ang mga gagawa ni Zelda dahil kaya na niyang lumayo sa sarili niyang mga paa. Umalis siya ng Las Vegas, nakipagsapalaran sa Florida. May bago na siyang trabaho na mabasa niya sa internet ang job advertisement ng ahensya na nagpapadala ng mga empleyado sa GPC. Gustong-gusto niyang makatuntong ulit sa Pilipinas, kaya't sinunggaban niya na ang oportunidad. Para namang masamang magbiro ang tadhana. Ang taong gumulo sa mga ayos na buhay niya pala, ang isa sa mga board member ng GPC. Ang akala pa naman niya, finished business na nakaraan nila. Pero mukhang guguluhin na naman ito ang buhay niya. Hindi siya makapapayag na gawin na naman ito miserable ang kanyang buhay. Kung dati wala siya nagawa ng iwan sa nito kundi ang maawa sa kanyang sarili, ngayon ipapakita niya rito hindi na siyang dating fate na madaling nagpaloko sa mga kasinungalingan to. Maybe it was even payback time. Baka kaya napadpad siya sa GPC upang mabigyan ng hustisya ang ginawa nito sa kanya. Nakataas ang noong hinarap niya ito. Ang sabi mo sa akin, niloko kita. Pero niloko mo rin pala ako. Pinaniwala mo ako na mahirap ka. Ako sa niya rito. I never lied to you, Faith. Wala akong sinabi sa'yo na mahirap ako. Ikaw ang nagpresyong nun. Perhaps it was because of my lifestyle. Pero sinadya mo rin para yun ang isipin ko. Maybe so, but the point is wala akong sinabi sa'yo na ordinaryong tama lang ako sa Pilipinas. Iba yun sa ginawa mo. You told me you were somebody's daughter when you were not. Nag-igting ang mga bagang niya. Ang ginagamit itong reason kung bakit siya hiniwala yan ay ang pagsisinungaling niya. Pero hindi na ba talaga yun ang dahilan? Nang makilala siya nito, kulang na lamang sambahin siya nito. He treated her like a queen. She was loved. Pero nang malaman nito mula kay Zelda na mali ang akala nito, tinapon siya nito. She was of no value to him because she was not an heiress. Maaring hindi ito oportunista gaya ng akala ni Tio Cardo at gaya ng pinaniwalaan niya ito nakalipas sa 2 taon. Kung hindi ito isang oportunista, ito ay isa sa mayayamang tao na hindi magpapakasal sa isang ordinaryong babae. Mas mahalaga para dito ang yaman kaysa anumang bagay sa mundo. Pera ang nagpapatakbo sa buhay nito. With that in mind, she now knew how to avenge herself from him. Alam na niya kung anong kukunin niya rito bilang gandi. Kailan ka pa dumating sa Pilipinas? Tanong nito. Mag-iisang taon ko nang nililinis ang penthouse mo, Mr. CEO. Titigil ka na sa pagtatrabaho rito. You cannot work here. You are my... Tinaas niya mga kilay. Bakit hindi mo ituloy kung sino ako? Natatakot kami makarinig sa'yo? I am sure may mga tenga sa paligid na nakikinig sa atin.
Wala akong pakialam kung malaman ng mga tao na ex-wife kita. Oh, really? May narinig silang kumalabog. It was probably Mr. Tan. Nahuli niya to kanina nanunubok. Let them know. Wika ng isip niya. Malaking kahihiyan para kay JC kapag kumalat sa resort na dati niya akong asawa. Bakit hindi mo tinanggap ang settlement na inialok ko sa iyo ng lawyer ko? Ang sabi mo, hindi mo yun kailangan. I thought you're doing well in Vegas. Nang araw na umalis na sa hotel, hinintay niya ito. Ang akala niya ibabalik din to kapag luminaw ng isip nito. Instead, isang divorce lawyer ang dumating. Binanggit ng divorce lawyer ang tugas sa settlement na tinutukoy ni JC. Malaking halaga iyon ngunit di niya tinanggap dahil nais niya iparating kay JC na ito ang kailangan niya. Ngunit hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Tangi ang divorce lawyer lang ang nakikipag-communicate sa kanya from time to time. Dahil lang akala ko mahirap ka at mas kailangan mo ng pera. Tugon niya. Tinanggap mo na lang sana yon, Faith. That was enough for you to send yourself to a good college or for you to start a small business. Small business? Sambit niya. Yun lang ba ang kaya mo ibigay sa akin gayong part owner ka ng isang higanting korporasyon? Napaka-cheap ba talaga ng tingin mo sa akin? Humalokip-kip siya. Gusto kong malaman kung bakit walang binanggit sa akin ng lawyer mo tungkol sa mga properties mo dito sa Pilipinas habang pinag-uusapan namin ng settlement. Why? Karapatan kong malaman yun bilang asawa mo na gusto mong i-divorsyo. Entitled ako sa kalahati ng lahat ng properties mo. Natigilan to sa pagbanggit niya sa bagay na iyon. Interesado ka ba sa share ko sa GPC? Papaano kung sabihin ko sa iyong oo? Walang kagatol-gatol na wika niya. May habol ako sa mga properties mo. You and your lawyer tricked me. Kapag dinala ko ito sa korte, sigurado ako mananalo ko. Umiling-iling ito na parang hindi mapaniwalaan na narinig dito. You can't be serious. But I am. Tinanggihan mong settlement na inaalok sa'yo ng lawyer ko sa Vegas. Ngayon interesado ka sa korporasyon namin? Hindi yan ka panibaniwala. That was 2 years ago, JC. Nagbago na ako. Hindi na ako ang naive na babaeng nakilala mo sa Pontifino. At aniwala sa pangako mo na hindi mo ko sasaktan kahit kailan. Pinatigas ng kalooban ko ng mga hirap na pinagdaanan ko. Lumambot ang ekspresyon nito. I'm so sorry. Nilayo niya ang kanyang kamay nang tangkain nitong kunin iyon. Tinignan niya ito ng matalim. Ngayon nagsusorry ito sa kanya? I was also sorry that I met and married you, JC. Pero ngayon sa palagay ko'y makikinabang ako ng malaki sa mga pangyayari. Faith, tawag nito sa kanya nang tumalikot siya. Ang lawyer ko na lamang ang kausapin mo. Nakatitig si Faith sa telepono sa boarding house nila. Pinag-iisipan niya kung kukunin talaga niya kay Reed ang kalahati ng parte nito sa GPC at iba pang mga ari-arian nito. Kung tutuusin, wala siyang gagawin sa mga iyon. Hindi siya naghahangad ng kayamanan. Pero sinaktan niya ako. Tama lang ang gagawin ko. Iniangat niya ang receiver at nag-dial. Hello, can you give me the telephone number of the top law firms in the country? Kaharap ni Faith si Mr. Tan. Humiling si Ritong palitan ang assignment niya. Ingat na ingat ito sa pakikipag-usap sa kanya sa pagkakataong iyon. Gustuhin ko bang pagbigyan ng request mo, Miss Moras? Hindi maaari. Tumawag dito ang CEO kanina. Tinanong niya ako anong oras kaakit sa penthouse. So you see, inaasahan ka niya. Baka magalit lang siya kung magpapadala ako ng bagong chambermaid sa penthouse. Nag-isip siya. Kung gayon ay hinihintay siya at inaabangan siya ni JC. Why would I disappoint him? She thought derisively. It's okay, Mr. Tan. Wika niya sa supervisor. Sumakay siya sa elevator. Nilabas niya ang swipe keycard at binuksan ang pinto ng penthouse. Tinulak niya papasok ang cleaning cart. Nakaupo sa likod ng executive table si JC. Nakatingin ito sa kanya nang pumasok siya ngunit nagkunwari ito nagbabasa ng papeles nang tapunan niya ito ng sulyap. Pinarada niya sa harap nito ang cleaning cart. Nais lang niyang insultuhin ito sa pamamagitan ng pagpamukha rito ng trabaho niya kaya hindi niya napinagpilitan kay Mr. Tan na palitan ang assignment niya. Panoorin mong maglinis ang ex-wife mo. Pinaandar niya ang vacuum cleaner. Ramdam niyang pinapanood talaga siya ni JC. Ano kaya ang ng GPC na ramdaman nito? Ito ang CEO. Bumagsak siya sa pagiging chambermaid. Sigurado magtataka ang mga tao at iisipin ng mga iyon na pinabayaan siya nito, na hindi siya nito sinuportahan financially. Gusto niyang masirang imahe nito, pati sa korporasyon nito. Specifically, gusto niyang sirain ang buhay nito. She would make sure it would happen. Ipapatrabaho niya yun sa lawyer niya. Sisiguruhin niya magiging isang malaking iskandalo ang kasong isasampan niya kay JC. The whole world would know what a ruthless man he was and how she despised him. Namatay ang vacuum cleaner.
Nilingon niya si Jason nakatayo sa likuran niya. Bubuksan sana uli niyang vacuum cleaner ngunit pinigilan siya nito. That's enough! The whole place is clean. Huwag ka na maglinis. Ano pang gagawin ko sa oras na to kundi maglinis? Binabayaran ako ng kumpanya. Turan niya. Let's talk. Hinawakan siya nito sa mga balikat at iniharap siya rito. May proposal ako sa'yo. What is that? Huminto ka na sa pagtatrabaho rito. And? Tanong niya dahil batay sa sinasaad ng mga mata nito ay may karugtong pa iyon. Be my wife again. Nakabango na tawa siya. Inaalok siya nito na makipagbalikan dito. How funny. Natanggap ko ng desisyon ng korte na opisyal lang tapos ang kasal natin, JC. Nakabango na ako mula sa nakaraan. Wala na akong kahit konting pagnanasa na maging asawa mo uli. I don't believe you. Lumapit pa ito sa kanya. Ginagamit ang maparahu yung mata upang pabagsakin ang depensa niya. Mahal mo pa rin ako. Bulong nito sa tapat ng tenga niya. You have an excessively high opinion of yourself, JC. Hindi mo ba matanggap na nakalimutan na kita at ang mga ari-arian mo na lamang habol ko sa'yo? No! Mabilis sa tago nito. Buo ba ang mukha nito sa kanyang leeg? Because that is not the truth. I can see right through you. You cannot hide anything from me since today you opened up to me. Idinikit nito ang mga labi nito sa kanyang leeg. Now you're seducing me? Talagang gagawin itong lahat upang hindi niya makuha ang kalahati ng property nito. Is it working? Nilagay nito ang isang kamay sa likod niya at ang isa pa sa kanyang mukha. Muling dumampi ang mga labi nito sa kanyang leeg, kasabay ng paghapit ito sa kanya. She tilted her head to give him more access. Naging mas mapangahas ito. Mas umalab ang mga halik nito. Hinayaan lamang niya ito sa ginagawa. Hindi siya nagprotesta. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito at tinalikan siya sa mga labi. He sighed. I don't think I can live without this again. Humakbang siya patalikod. Pinigilan siya nito na lumayo. Nginitian niya ito upang i-assure ito. Kumunot ang noon nito. Tila nalilito kung anong gagawin niya. Dinala niya mga kamay sa shirt ito at binuksan iyon. Sorry, pero sama na ako rito. Iniwan niya ito sa penthouse pagkatapos makita ang pagkabigla na rumihistro sa mukha nito. Ngayon ay alam na ito ang pakiramdam ng paasahin at paglaruan. Tinanggap ni JC ang envelope na iniabot ni Kier sa kanya. Ito ang sekretary niya bago niya nilisan ang Isla de Verde. Dahil matagal siya nawala, binigyan ito na ibang posisyon sa GPC. Ngunit pinabalik niya ito sa paglilingkod sa kanya. He preferred to work with people who knew well, and Kier was one of those people. Nilabas niya naman ang envelope. It says here Faith has a dual citizenship. What does that mean? Pagkonsulta niya kay Kier. May alam siya sa batas, ngunit alam din ba niya na palagi nagbabago iyon? Nais niya makasiguro. She couldn't be considered a foreigner. Sakop niya ng no absolute divorce sa loob Pilipinas. Divorce kami sa US pero sa batas dito, asawa. That's right. Ipatag mo mga board members na nasa resort. Tell them I want to meet with them. They have other appointments. Binigyan niya to ng tingin ng kilalanan nito. Right away, Mr. CEO. Where are the others? Tanong ni JC kina Seymour at Toph na magkasabay na dumating sa boardroom. Ox is running the resort in Langkawi, sagot ni Seymour. Well, Preston, well, it's complicated. But here is in Olongapo and he said he is doing fine. Pumasok si Jacobo Osmax kilala bilang Jack. Hey, you're back. Anito sa kanya. Yes, I am. Tinignan niyang lalaki nasa likuran ni Jack. Nilahad nito ang kamay sa kanya. Alex, pakilala nito sa sarili. I am the new president. Inutusan niyang lahat na maupo. We changed the old system. We are now hiring female employees. Have you noticed? Tanong ni Seymour. Alam ko ang tungkol dyan na nasa States pa ako, kaya hindi na ako nagtaka nang dumating ako the other day. Minsang tumawag ako sa penthouse ay may nakausap akong babae. A certain Winona. Siya ang secretary na acting CEO ng panahong yun. Ako ang tinutukay ni Winona. Wika ni Toph. Asawa ko na siya ngayon. Do you have kids? Nagpaplano pa lang kami ng asawa ko. I have one angel. Wika na Seymour na may pagmamalaki sa tinig. My wife is expecting our first baby in December. Wika naman ni Alex. Single pa rin ako pero malapit na ako ikasal. Saan ni Jack? Hopefully. Nagkibit balikat na dagdag nito. How about you, JC? Kailan mo balak mag-settle down? Tanong ni Toph. I already had. May kinalaman sa asawa ko meeting na pinatawag ko. Nilapag niya sa ibabaw ng mesa ang envelope na binigay ni Kier sa kanya. Nasa ibabaw niyon ang larawan ni Faith.
Sino sa inyo responsable sa pagdapo ng mga empleyado sa G-Resort? Hindi niyo ba na-screen ng maayos ang mga aplikante? How could you allow my wife to clean rooms in the hotel? Galit na tanong niya. As in chambermaid? Nakangangwi ka ni Jack. Nope, wala akong kinalaman dyan. Nasa finances ng GPC ang duties ko. Mga taga-operations ang tanongin. Tinignan niya si Seymour. Hindi na namin trabaho nito na na-check ang background ng mga tinatanggap na aplikante. Anito? Kanina tumatanggap ng order ang HRD manager. Sa akin, tugon ni Seymour. Pero hindi si Scott ang concern sa hiring ng mga female employees sa resort. May kausap tayong isang employment agency sa Maynila. Sila nag-i-screen ng mga aplikante at pinapadala nila rito ang mga napipili nila. We're really sorry kung hindi agad namin nalaman na natanggap na chambermaid sa hotel na pangasawa mo. But how exactly did it happen? Naghiwalay ba kayo? Yeah, bakit siya namasukan? Tanong ni Jack. Nagpakasal kami sa Vegas. Nagkaroon kami ng misunderstanding. Kumuha ko ng divorce. It was granted pero nalaman ko kanina na may visa pa rin ang kasal namin dahil pareho kaming Filipino citizen. He sighed. Hindi dapat ang mga board members ng GPC ang kanyang sasihin sa pagtatrabaho ni Faith sa resort. The thing was, naghahanap lamang siya na mapagbabalingan niya ng galit niya sa kanyang sarili. Siya ang may kasalanan sa mga paghihirap ni Faith. Are you pleased or disappointed that you are still her husband? Tanong ni Alex. He looked at Faith's picture. I am pleased. Tinignan din ni Jack ang larawan ni Faith. She is pretty. Do you have plans of winning her back? But I don't know how. I hurt her. Now she hates me. Huwag kang panghinaan ang loob. If ever you will need our help, nasa tabi-tabi lang kami. We cut it off. Kausap ni JC ang lalaking palagi nagpupunta sa penthouse nang dumating si Faith. Umismit siya pagkatapos sila ng kanyang ex-husband. Ibang-ibang pananamit ito sa nakasanayan niya. Hindi nito ginagamit ang trench coat at boots nito. Sa halip, naka-business suit na ito. From a gambler to a businessman. Pumasok siya ng silid, bitbit ang isang blade. Tumuloy siya sa banyo. Nagsuot ng rubber gloves at binuhos sa pagkuskos ng tiles ang galit niya para kay JC. Magsayo na ito ngayon dahil pababagsakin niya ito. Pagbabayaran itong paglalaro nito sa puso niya. Naramdaman niya na may pumasok sa banyo. Lumingon siya sa likuran at nakita niya si JC. Umalis na bang lalaking kausap nito? Stand up! Nagkunwari siyang hindi narinig ito. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. I said stand up, Faith. Hinila siya nito sa mga balikat hanggang sa mapatayo siya. Ibinato niya sa suit nito ang hawak niyang sponge. Ano bang problema? Napapikit ito sa tumilamsik na bula sa mukha nito. Nagbago ka na talaga. Hindi ka ill-tempered noon. Wala pang nang lalaking nanloko sa akin noon. Parunggit niya. He sighed. Please, Faith, wala akong balak makipag-away sa'yo. Pinatayo lang kita dahil hindi ka na chambermaid sa hotel mula sa araw na to. Hindi pa ako nagre-resign. I am firing you. Hindi ikaw ang direct boss ko. Wala kang karapatang sasantihin ako. I have every right. Ako ang pinaka makapangyarihang tao sa korporasyong ito. Sinundan niya ito nang lumabas ito. Wala akong pakialam. Kahit ikaw pa ang Diyos sa lugar na ito. I will not take orders from you. You can choose not to take orders from me as the company CEO, but as your husband, you have to obey me. You are not my husband anymore. Bulyaw niya rito. I still am. May kinuha ito sa mesa. See it for yourself. Natakot siyang hawakan ng papel na binigay nito sa kanya. Ano yan? Marriage laws in the Philippines. He read an excerpt. If divorce decree is secured in a foreign court between Filipinos, it will not be recognized in the Philippines. Satisfied? Natigagal siya. Totoo ba ang sinabi nito? Hindi kikilalanin ng batas sa Pilipinas ang divorce nila. Kaya mag-asawa pa rin sila? That's a trick. Ako sa niya. Gawa-gawa mo lang yan. Faith, I know you're confused, but I did not invent this. Hindi mo na ako manaloko. Sinabi na sana sa akin ang abogado ko kung totoo nga may ang pinagsasabi mo. Tinanong siya ng lawyer niya sa pamamagitan ng telepono kung US citizen siya. Sinabi niyang oo dahil na si Tio Cardo ang citizenship niya. Pero hindi napalitan ng citizenship niya kundi naging dual lamang. Pagkatapos sa konsul ng Pilipinas pa sila kinasal ni JC. What if those two facts would really make a big difference? The possibility that he could be telling the truth made her panic inside. Nakatatak na sa isipan niya ng ex-husband niya ito. Ang pagtapos nito sa ugnayan ni Nabi ng mag-asawa ang pinagmimitsahan ng galit niya rito. Dahil pakiramdam niya, kinuha nito sa kanya isang bagay sa mundo na naging sanhi ng kaligayahan niya. At ang galit niyang iyon dito ang nagpalakas sa kanya.
Pero kung wala itong nakuha, kung hindi totoong visa ng kasal nila, paano na? Baka mawala na rin ang galit niya rito at bumalik ang dating Faith na mahina at madaling maloko. Try to accept it, Faith. Pagsasumamo nito. No! Kahit mapatunayan mo na mag-asawa pa rin tayo, sa papel lang yon. Sa isip at sa puso ko, wala ka ng halaga. Matagal na tayong tapos, JC. His eyes seemed to glitter with tears. Ngunit nagkakamali lamang siguro siya. Bakit naman maluluhang isang taong kasinsama nito? Lumapit siya sa pinto. Nagtaka siya nang hindi niya mabuksan iyon. Sorry, but I have to do that. Wika ni JC. Pinagsisiraan ni Faith ang mga gamit sa salid ng penthouse, kaya magulong magulo roon. Pati ang mga damit ni JC na nanahimik sa closet, pinagpupunit niya upang kahit papaano, mailabas niya ang galit niya rito. Kinulong siya nito sa penthouse. Hindi siya makakalis doon dahil hindi niya alam ang security code. Ang sabi nito sa kanya kanina, wala itong balak makipag-away sa kanya. Yun pala may pinaplano na ito bago pa man siya dumating. Napakatuso nito. Ang lakas ng loob nitong makiusap sa kanya na parang maamong tupa. Napakagaling umarte nito. Ngunit di rin niya maiwasang mag-alala. Siguradong may iba pang ipinaplano ito, kaya siya kinulong nito. Just the other day, he tried to bring down her defense by using his deadly charm on her. Ganun-ganun din ang ginawa nito sa Pontifino. Inakit siya nito upang sumama siya rito. Paano kung hindi ito tumigil hanggat di nangyayari ang gusto nito? But no, hindi ito magtatagumpay sa pagkakataong iyon dahil hindi na ulit siya makakapayag na paglaruan pa rito ang puso niya. Bandang tanghali ng buksan ni JC ang pinto ng silid. Nakita nito ang ginawa niya sa mga gamit, ngunit walang naging reaksyon ito. Tinulak nito papasok ang food cart. Mag-lunch ka. Wika lang nito at lumabas na rin to. Lumapit siya sa food cart at pumili sa mga pagkaing naroon. Wala siyang balak kutumin ang sarili niya, kundi makikipagtuo siya kay JC. Kailangan malakas ang katawan niya. Paggabi na nang muling magpakita si JC sa kanya, may dala itong itim na gown at pinatong nila sa kama. Isuot mo yan. May pupuntahan tayong party. Utos nito. Sino nagsabing sasama ako sa iyo? Kung gusto mong umattend ng party, umattend kang mag-isa. Don't be stubborn, Faith. Wala akong mapapala kung pairalin mo ang galit mo. Humingi na ako ng tawad sa why couldn't you forgive me? Hindi ako naging mabuting asawa sa iyo kaya gusto kong bumawi. Give me a chance. He pleaded again. Nagigting ang kanyang mga bagang. Umaarte na naman ito. Ang akala ba nito ay kasing tanga pa rin siya ng dating Faith na pinakasalan nito? Maaaring itong paniwalaan na mag-asawa pa rin sila. Ngunit para sa kanya, tinapos na itong ugnay nila nang iwan siya nito. Wala siyang pakialam sa batas. Sige, sasama na ako sa isang party. Wika niya. Hindi lamang ikaw ang marunong makipaglaro, JC. Nagningning ang mga mata nito. That's great. Ipapakilala kita sa ibang board members at mga empleyado ng GPC. Sa malawak na poolside ng hotel, idinaas ang welcome party para kay JC. Gaya ng sinabi nito, pinakilala nito si Faith sa mga tao. Walang nagulat na nag-asawa na ito dahil na rin isa ilang taong nawala ito. Maliban marahil kay Mr. Tan at sa lalaking palagi nagpupunta sa penthouse, mukhang walang nakakalam na isa siya sa chambermaid sa hotel. Palibhasa, hindi sila madalas na nakikita ng mga empleyado sa resort dahil sa una at pangalawang palapag ng hotel, nananatili ang mga ito. Ang mga mabababang empleyado tulad niya, hindi nagagawi sa dalawang palapag na iyon. May itinalagang daanan para sa kanila tuwing pumapasok at tumaalis sila sa hotel. Hindi nakaligtas sa kanya na hindi imbitado sa pagtitipon ang mga kauri niya. Bakit pa ba ako magtataka? Natural gagawin ni JC ang lahat upang hindi agad namabasa ang totoo. Para nga naman hindi siya mapahiya sa mga tao. Maghuhugas kamay muna siya at ipapakilala sa lahat kung gaano siya kabuting asawa at ako may kagustuhan na manilbihan sa hotel bilang chambermaid. Katatapos ang speech ni JC na may lumapit ditong lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay mataas ang katungkulan sa GPC. The man looked powerful. I am pleased to finally meet you, Faith. I am Seymour. Tinanguan lang niya ito. Hindi niya ito gusto dahil perang kaibigan to ni JC. Nababasa rin niya sa mga mata nito na kakampi ito ni JC sa pagtatakip ng katotohanan. Baka nga ng mga sandaling iyon ay burado ng records niya sa GPC. Malamang binayaran na rin ng mga itong pananahimik ni Mr. Tan at pinagpaplanuhan ang pagpapaalis sa mga katrabaho niya. Kaya sa panangparan pa siya makakapagiganti kay JC. Kung hindi na niya masisira ito sa publiko, mas makapangyarihan ito kaysa sa kanya. He could twist the truth if he wished to. Baka kaisip pa rin ako ng paraan. Hindi ako sumama sa kanya rito para sa wala. One way or another, sisirain ko siya sa mga tao. Ibababa ko ang tingin ng lahat sa kanya. Pride.
Kung meron mong mas mahalaga kay JC higit sa anumang bahay, yun ay ang pride nito. At yun ang pupuntiryahin niya kung hindi man niya masasampan to ng kaso. Nalaman niya na sa Seymour ang CEO ng GPC at isa ito sa mga miyembro ng board. Pinakilala siya ni JC sa iba pang board members. Si Toph na si Alex na pinsan ni Seymour at President for Operations. At Presidente at si Jack na Chief Finance Officer. Physically, they were all good-looking. Pero mabigat ang dugo niya sa mga ito sa simpleng kadahilanan na kaibigan nito ni JC. Mas maganda ka pa pala sa personal. She just ignores Jack's remark. Naglakad siya palayo sa mga ito. Sila niya sa ni JC ang kasama bago siya sinundan. Nilagay uli nitong isang kamay nito sa likod niya. Are you ready for dinner? No. Would you like to dance? No. Lumipat ito sa harap niya. Please? He begged. She breathed in sharply. Nainis na talaga siya sa pag-arte nito na pinagsisiyan itong ginawa nito noon at nais itong bumawi sa kanya. Pero sige, pagbibigyan kita. Numiti siya ngunit ang mga mata niya parang nais maglabas ng apoy at upukin ito. Okay, let's dance. Giniya siya nito sa malapit na musiko. Walang nagsasayaw roon maliban sa kanila. Pinapanood sila ng lahat. JC was staring at her like she was the most important thing in his life. It disgusted her. Nais niyang ipagsigawan ng mga ginawa nito sa kanya sa Las Vegas. Nais niyang saktan ito tulad ng pananakit ito sa kanya. Ngunit nagpigil siya. Kailangan pa niyang pagtiisan ng presensya nito kung nais talaga niya na lubos ang makapaghiganti rito. I miss this. Wika nito habang tila hindi matanggal ang tingin sa kanya. Ang isang kamay nito hinahagod ang kanyang likod. We never danced before, didn't we? Tinignan niya ang mukha nito at nabasan tumatakbo sa isip nito. He was referring to another kind of dancing. Lalo siya nakadama ng galit dito. She warmed his bed during the 2 months they were together. Ang akala niya may kalapit na magmamahal iyon. At least sa parte niya mayroon. But for him it was just a physical release and nothing more. Mas lumapit pa ito sa kanya hanggang sa magkalikit ng kanilang mga katawan. Ang mainit na hininga nito ay direktang tumatama sa kanyang punong tenga. Do you want to dance someplace else? He said seductively. Caught the act, JC. Act? Hindi na ako ignorante para hindi malaman ang mga ginagawa mo. Don't act as if you are crazy about me in front of all these people. I am crazy about you. I love... Shut up! You don't know the meaning of the word love, JC. Umarte ito na para nagulat ito sa sinabi niya. Huwag kang umasa magpapadala pa ako sa mga arte mo. Hindi na uli ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Kung iniisip mo na bibilog mo na lang uli ang ulo ko, nagkakamali ka. He looked hurt, mad, and defeated all at the same time. I love you, Faith, then and now. What will it take for you to believe it? Natigilan siya. Gagawin mo kahit ano? Yes, I need you to allow me to be a part of your life again. Because I can't live without you. I love you so much, darling. Tinignan niya ito upang tansyahin kung gaano katotoo. Ang tinuran nitong gagawin ito kahit ano. Lumuhod ka, aniya. Pagsisihan mo mga ginawa mo sa akin. Nag-atubili ito. Ayaw mo? It only means you are not sincere asking for my forgiveness. I will do it. Tumahimik ang mga tao at nagtatakang pinanood ang pinakamataas na tao sa GPC na lumuhod sa kanyang harap. Kinuha nitong isang kamay niya. I'm sorry, Faith. I'm so sorry for breaking my promise and for turning my back on you. Nakadama siya ng kasiyahan habang tinitingnan ito. He looked miserable and down. Figuratively down. Pupos na siyang noon lamang ito naranasan na malagay sa ganoon kamiserabling sitwasyon. You know what? Munti ko na rin gawin yun noon. Naisip kong puntahan ka at lumuhod sa harap mo. Bumalik ka lang sa akin. Now I'm glad I did not. Dahil may mga bagay sa mundo na hindi natin mababago. Wika niya. And then she walked out of him like what he did to her 2 years ago. Nagmamadaling umalis si Faith sa venue ng party. Nagtagumpay siya makipaghiganti kay JC. Naipahiya na niya ito sa mga tao nang iwan niya ito na naniligtuhod sa kanya. Faith! Binilisan pa niya lalo ang paglalakad na marinig ang tinig nito. Nang maabutan siya nito ay humarang ito sa daraanan niya. Where do you think you're going? Tiimbagang natanong nito. Namumula ang mukha nito sa galit. Aalis na ako sa lugar na ito at hindi mo ako mapipigilan. You are not going anywhere. Mananatili ka sa Isla de Verde. Magsisimula ulit tayo sa lugar na ito. Para saan? Hindi mo naman ako mahal. Pero lang habol mo sa akin noon. Ngayon naman ay natatakot ka na maghabol ako sa mga ari-arian mo. Do you really believe that's what I want from you? I love you and I want you back, Faith.
in my life and in my bed. You love me in that bed you mentioned. Tuya niya, I loved you. You know that. Hindi ko na maalala. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. I just wanted a wife, but I found a woman who brought joy into my life. Mababaliw ako kapag hindi kita nabawi. Itabi mo na lang ang mga kasinungalingan mo para sa susunod na babaeng lolokohin mo. He snatched her hand and when she turned her back on him. Makinig ka sa akin. I need you. Mababaliw ako kapag hindi kita nabawi. Hinila niya ang kanyang kamay. Hindi na ako makikisama sa'yo dahil wala na akong pagmamahal pa para sa'yo. Follow her. Tumabi si Seymour kay JC. Huwag mo siyang hayaang makalayo. Baka dapat ko na siyang bakawalan. Tugon niya habang tinatanong si Faith. If you love her, you must not give up, JC. Pipilitin ko siyang gampanan ng obligasyon niya bilang asawa ko. Sa panong paraan? Ang ikulong uli siya? Umiling siya. What would be the sense of being with a woman I love if I cannot make her happy? But how about your own happiness? Matagal ko na yung hinayaang makawala. Sa Las Vegas nang iwan ko si Faith. Napilitang bumangon si JC nang hindi sumuko sa taong kumakatok sa pinto. Sinuot niyang t-shirt bago inalam ko sinong umistorbo sa kanya. How G? Bati ni Ox sa kanya. Pumasok ito sa penthouse. Nabalitaan kong dumating ka na kaya lumipad kagad ako papunta rito. Anong balita sa'yo? Ako kapapanganak lang ng misis ko. How is your wife? She's okay now. 2 weeks old ang baby namin kaya nakabawi na siya ng lakas. Ang cute ng baby namin. Mana sa daddy. Pagmamalaki nito, ipapasyal ko minsan na mag-ina ko rito. Kung hindi sila nagkaroon ng problema ni Faith, meron na rin sila sanang mga anak. Lumapit siya sa telepono at tumawag sa security department. Iniutos na nagdaang gabi sa SD head na magtsagan si Faith. Nakalis na ba ang asawa ko? Lumabas siya ng Forbidden Palace 20 minutes ago. May dala siyang maleta. Aabutin pa siya ng 15 minutes bago siya makarating sa docking area. Pinaglalakad lamang siya. Anong gusto mong gawin ko, Mr. CEO? Nothing. Let her leave. Ibinaba niya ang receiver. Nag-asawa ka na rin? Tanong ni Ox na hindi makapaniwala. Nilapitan siya nito at tinapik sa balikat. Congrats, man! Tumango lamang siya. Bababa ako. Pupunta ako sa port. Balak niyang ihatid ng tanaw si Faith. Nais niyang makita ito bago talamisan sa Isla de Verde. Hindi uli niya naiwasang mag-isip ng mga bagay na maaaring naganap. Kung nasusunod ang plano nila ni Faith, maayos sana nilang namumuhay sa Isla de Verde. Hindi niya kailangan panoorin ng pag-alas nito. Sasabay na ako sa'yo. Idan mo ako sa villa ko. Buka ba sila ng hotel? Ginamit nilang isa sa mga service van ng resort. Nagsasalita si Ox kung hindi niya may rehistro sa kanyang isip ang mga sinasabi nito. He was thinking of that night when he brought Faith in his apartment. He could remember how she tried not to show her fear and how she swallowed the lump in her throat. Hindi ito nagbago ng isip sa pagsama sa kanya nang makita nito kung anong klase ang tirhan niya. That was when he knew she loved him. She loved him, but what did he do? He hurt her in the most painful way. Hindi nakatakatakang hindi ito naniniwala sa kanya nang totoong minahal niya ito at minamahal hanggang ngayon. Masyado masakit ang ginawa niya rito kung hindi siya makuhang patawarin nito. Maging siya ay hindi niya kayang patawarin ang sarili sa ginawa niya rito. Tama lang na hindi siya tanggapin ni Faith. Hindi siya karapat dapat para dito. Hindi na niya pahihirapan pa ito. Palalayain na niya ito at ang sarili niya sa pagmamahal niya rito. JC, I think you are driving too fast. Get off, Ox. Tumingin ito sa kanya. You can't be serious. Get off. Binuksan niya ang pinto sa gawin nito. Man, what are you thinking? Nagdive ito palabas ng sasakyan na makita ang malaking puno na tinutumbok nila. Naiinis na si Faith dahil magdadalawang oras na siya nag-aabang ng bangka, ngunit wala pa rin dumarating. Gano'ng katagal pa bang ipaghihintay niya bago siya makalis sa islang iyon? Sa wakas, may natanaw siyang parating na magsibabaan ng mga iyon, saka siya naglakad patungo sa bangka na may lulang mga turista. Pagkatapos upang kausapin ang bangkero, nakakailang habang kalalakihan na lumalapit sa bangkero. Balak ba yata silang mapansin ng tatlong nasa unahan namang ito sa bangkero? Nagtaka siya dahil umalis ang bangka na hindi kasamang tatlong lalaki. Pagkatapos, nilapitan siya ng mga ito. Mrs. Benaventura? Nagtiim ang mga bagang niya. Hindi ako yun. The CEO needs you real bad. Wala akong kinalaman sa kanya. Tumalikod siya. Sinundan siya ng mga ito at sapilitan siyang sinakay sa isang itim na van. Nagtaka siya nang huminto ang van sa tapat na isang maliit na ospital. Pinababa siya ng isa sa mga lalaking dumukot sa kanya.
Nasa loob ng ospital si JC kaya pumasok siya. Kinakabahan siya pero hindi niya in-entertain ang ideya na dumaan sa isip niya. Naabot niya sa loob si Nasamer at Toph. Matalim ang tinging ipinukol ng mga ito sa kanya at parang sinisisi siya sa kung ano. Mas lumakas ang kabog ng dibdib niya. What's happening? Where is JC? Walang sino mang tumugon sa mga ito. Umalis ang mga ito na parang ang pagdating lang niya ang hinihintay ng mga ito. Hinanap niya si JC. Natagpuan niyang nakahiga ito sa isang kama. Nabibentahan ng kalahati ng dibdib nito gayon din ang noon ito. Humarap sa kanyang lalaki na nag-oobserba kay JC. May splint ito sa isang braso. Sino ka? Ikaw ba ang asawa ni JC? Lumapit siya sa kama. Di siya makapaniwala habang nakatingin siya sa mukha ni JC. Binunggo niya ang sinasakay namin sa isang puno. Ang lakas ng impact. Nasira ang buong harapan ng van. Himalang nabuhay pa siya. Ano nga ang pangalan mo? Hinintay nito ang sagot niya. Okay lang ko ayaw mo magpakilala. Shocked ka pa siguro. Since nandito ka na aalis na ako, sabi na lang ako magpapahinga. Dala ng pagod sa labi sa pag-iisip, nakatalog si Faith habang binabantayan si JC. Kalaliman ng gabi na maalimpungatan siya. Natakot siya dahil wala sa higaan si JC. Nakahinga lang siya na maluwag na makita niya itong nakatayo sa silid. Huwag mong tanggalin yan. Pinigilan niya ito sa pagtanggal sa swero na nakakabit dito. Okay na ako. Wika nito ngunit halatang nagsisinungaling ito. Mahina pa rin ito. Bumalik ka sa higaan. Tatawagin ko ang doktor mo. No need. You can go, Faith. Hindi ko intensyong madali ang plano mong pag-alis. Sandali, JC. Wika niya nang hawiin itong kortina na nagsisilbing pinto. May itatanong ako sa'yo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito'y nagtatanong kung anong gusto niyang malaman. Bakit mo ako iniwan? She had always thought she knew the answer. It was easy for him to turn his back on her after he found out she was an orphan because he never loved her. But he did love her. Naramdaman niya ang pagmamahal nito sa kanya na nagsasama pa sila. Ngunit natabunan yun ang galit niya rito. Mas minabuti niyang paniwalaan na hindi siya nito minahal upang mas magkaroon siya ng dahilan para kamuhian ito. That was the only way she could forget him and move on, by hating him and his memories. Nang makita ito kanina, her wrath wore off. Nang mangyari iyon, tina nakakita ng butas sa madaraanan ang pagmamahal niya rito na matagal natabunan ng galit niya rito. She never for one minute stopped loving him. She would belong to him through all eternity. Napag-isip-isip niya na hindi dapat niya sinasarang isip niya rito. Humingi na ito ng tawad sa kanya ngunit binaliwala niya iyon. Naging masyadong matigas siya. Bakit kailangan malagay muna sa peligro ang buhay nito bago niya mapagtanto ang pagkakamali niya? Iniwan mo ba ako? Dahil hindi ako tagapagmana ni Tio Caldo? Yun lang ba ang dahilan, JC? It is not because of that, Faith. Ginamit ko lang yun. Then what is the real reason? Alam ko na iiwan mo ako. Inunahan lang kita. Nagsalubong ang mga kilay niya. Natatandaan mo ba ng hilingin mo sa akin na tumigil ako sa pagpunta sa mga kasino? During that time, I did not think it was possible for me to stop gambling. Tuwing nagsusugal ako, nararamdaman ko ang presensya ng aking ama. Matagal na siyang wala pero parang kasama ko siya tuwing may hawak akong baraha. Nung bata pa ako, siya ang pinakamahalagang tao para sa akin. He is not just a father figure to me. He is also my friend, my hero. Hindi ako handang tanggaping wala siya kaya namuhay ako sa mundo niya. I chose to be a gambler like him. Naging madali sa para sa akin na magdesisyon. Nang hiwalayan ako, dahil pakiramdam ko ay ikaw ang taong unti-unti naglalayo sa akin mula sa mga alaala ng aking ama. Pero hindi madaling panindigan ang desisyon na yun. Marami nagbago nung mawala ka. I was like a zombie. Hindi na ako masaya tuwing nagpupunta ako ng kasino kaya bumalik ako rito. Na magkita tayo sa penthouse, naging malinaw sa akin ang lahat. Ikaw ang kulang sa buhay ko. Ikaw nang alaala hindi maalis sa isipan ko. I needed to have you back. Lumunok siya na marinig niya ang paliwanag nito. I'm sorry. Nagmatigas ako. Hindi ko gustong humantong sa ganitong lahat. It's alright. Wala kang kasalanan sa mga naganap. Makakaalis ka na. Ipapaayos ko ang sasakyan mo. Lumabas ito ng silid. Hinabol niya ito. JC! Huminto ito sa paglalakad. Can I stay? You are my home. I am just a little girl lost without you. Gusto ko na makabalik. Sa taong nagpapasaya sa akin. Mahal na mahal kita. Niyakap niya ito ng marahan upang hindi ito masaktan dahil sa mga sugat nito. Hinila siya nito at niyakap siya na mahigpit. I am also lost without you, Faith. Makalipas ang ilang linggo mula ng pinakasalan ni JC sa Faith, walang pagsinda ng kasiyahan ng dalaga nang muli silang humarap sa altar. Alam nila na ngayon ang umpisa ng panibagong buhay nila. Mag-uumpisa sila sa maayos at walang tinatago.
Tanging pagmamahal sa isa't isa ang namamayani sa kanila. Magsisimula silang bumuo ng pamilya dahil ilang na ang isinisilang ni Faith ang kanilang kambal. Na sila ang magbubuklat at bubuo sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Dito na po nagtatapos ang kwento ni JC at Faith. Ito po muli ang Pinoy Top Series Story na nag-iiwan ng katagang True love comes only once in a lifetime. It suddenly knocks on your heart. So when the right love comes, don't ever let go, because true love is better than first love.